So, sino po bang hindi nakakakilala sa akin? Pakitaas po ang kamay. Lahat naman. So, sa mga hindi nakikilala, ako po si Salvador Rancis Jr., dating seaman, no? May-ari din po ng apat na gasolinahan. Sa ngayon ho, sa Ipern, isa na po akong presidential director. So, thank you sa inyo ngayon. At thank you sa Panginoon, no? At nagkasama-sama tayo. At siyempre, hindi natin sasayangin ang oras ninyo. Kumbaga, nandito kami, nagbigay kami ng oras, although hindi naman namin schedule, no? Kaya lang, siyempre, nandun pa rin namin yung pagmamahal sa business natin, sa Ipern. So, ito, ginawa namin para sa inyo po ito. No, kung wala po yung mga ano, kung walang nanonood, kung walang umatin, kasalanan nila yan. Tama? So, basta't mahalaga, ikaw natuto. Ikaw, maging ikang may laban na. Kung kakausap ka ng tao, may laban na kasi may alam ka. Tama? So, NDO means New Distributor Orientation. No? Kahit negosyante ka, bago mo siya gagawin, bago ka magtrabaho, kailangan alam mo muna kung paano ginagawa. Tama? Kaya nga lahat, bago isalang ka eh, pagiging empleyado, nag-o-orient ka eh. Ino-orient ka muna na ganito gagawin mo, ganito ganyan. Kung baga, taga-subaybay ka lang muna. Titingnan mo lang muna kung anong ginagawa nung taong nauna sa'yo. Tama? So, ganun din po dito. Aalamin mo kung paano, kung ano yung ginagawa nung mga nauna dito. At kung alam nyo na din magiging resulta nila. Tama? Alam mo na rin, magiging resulta mo. So, ganun din po dito. So, lead starts na po. So, first time ko nga pala dito ng itong NDO na to. Dati kasi iba eh. Bago lang po itong slides na to, nilabas po ni Ma'am Marie. No? So, palakpakan natin si Ma'am Marie na bagong ano niyan. So, first time ko po at last ko pa yata dito is yung anong napanood ko to, yung kay Appliance Sack. No? So, yung nag-training ako dito, hindi pa yata lockdown. So, matagal-tagal na rin. Ang huli ko is online. So, ito na po yung live. At face-to-face, first time ko po ngayon. So, kung mayroon ako pagkukulang, bahala na kayo mag-adjust, ha? Okay. So, by the way, sa inyong lahat, congratulations kasi ka nandito kayo ngayon. Palakpakan nyo po ang inyong mga sarili, no? Kasi sigurado ako sulit pag-uwi ninyo para na kayong ano ngayon. Parang liyon. Kumbaga, paglabas sa kulungan para mangangain na ng tao. Yan. Sisiguraduhin ko po yan. Lalo na yung mamaya magsasalita. Ay, nako. Grabe yun. Oh, so, siyempre, congratulations sa inyo. Yan. So, basa-basa lang ng kaunti, no? Sino ba marunong bumasa rito? Okay. So, this training will help you in journey in doing you your Ipern business. So, totoo naman talaga, no? Malaking tulong ang training sa atin sa pagninegosyo. Kasi pag wala ka pong alam, ano yung tuturo mo? Tama? Lalo na yung bagay, na yung mga bagay na kunting ano lang, kaya minsan, yung tao kaya hindi nagsasucces, sa training pa lang or kaalaman pa lang kulang, kaya napapatigil. Hindi nagsasuccessful kasi kulang nga sa training. Tama? So, there is no shortcut. This is business and the more you follow the system, the faster your business grow. So, sumusunod ka. Sumusunod ka sa mga natutunan mo, no? Mapapabilis ka kumita rito. So, duplication is the key to growth of your Ipern business. So, kailangan, kung ano yung ginagawa nung kumikita, dapat kaya nyo rin. Tama? So, kailangan alam nyo yun. Simple lang naman eh. Basic lang eh. Basic lang. Kailangan mo lang talaga is matutunan siya. Hindi mo naman mahirap ang gawin si Ipern. Hindi ka naman pipi. Tama? Kahit nga pipi, kaya rin eh. Sinyas lang eh. So, swerte ka.
pumasok ka sa isang negosyo, dapat alamin mo. No? So malaking tulong ito sa atin. Kasi sa totoo lang, nung kami po nag-umpisa, anong malay namin sa negosyo na to? Tama? Ako seaman, kung magtiktik ng kalawang, kaya ko yan. Humila ng lubid, magpatakbo ng barko, kaya ko. Pero itong negosyo na to, pare-pares tayo, hindi natin alam. Tama? So, ito, lahat ng bagay na to, papapag-usapan po natin. Pag-uusapan natin. Una, start with the right mindset. So, una talaga, kailangan ang mindset natin. Pumasok ka sa isang negosyo, kailangan yung mindset mo mabago. Tama? Kasi yung mayroong talaga hindi maiwasan, lalo Pilipino, may magagaling eh. No? May mga galing sila sa bagay na hindi naman related ginagamit. Kaya minsan maraming naliligaw eh. Kaya minsan maraming matagal na hindi kumikita. Pagmasdan nyo, di ba? Hindi ako ano ha, baka mamaya may mga hearts dito. Baka mayroong matatagal na, mga nauna pa sa akin. So, patawad po. Pero totoo lang. Kaya ganun. Kaya hindi ka kumikita kasi nga yung pagsunod, hindi mo magawa. Yung mindset pa rin ang problema. So, una, kailangan ang mindset mo is malinaw sa'yo na ang nakakaalam lang ng negosyo na to sa iPern is yung taong nagdala sa'yo. Tama? Kasi siya yung nakakita ng negosyo. At siyempre, yung mga taong kumiresulta sa iPern. So kung may itatanong ka about negosyo mo sa iPern, siyempre, dun sa taong may alam na at kumikita na. Alangan naman magtanong ka dun sa hindi kumikita. Tama? So ganun po siya. So siyempre, ang kagandahan sa negosyo natin is helping business. Kumbaga, tulungan. Tulad tayo ngayon, ako. O ilan lang naman ang grupo ko dito eh. O, pataas ng grupo ko dyan. Mga hinila pa yan. Sabi ko, pumunta kayo dito para pandagdag audience dito. Para matuto kayo. Hindi naman yung pandang lang. Para matuto. O, so, ika nga ginagawa to para sa atin. Itong training na to, hindi po kami binabayaran. Libre po ito. Kaya po kami nagkakandak ng training na ganito kasi hindi naman kami magtuturo kung hindi po namin naranasan. Babasihan lang po yan kung ano yung naranasan namin. Hindi po namin narating itong sitwasyon na to, yung rank na to, kung hindi po namin napagdaanan yung napagdaanan nyo ngayon. Kasi nung nag-umpisa kami, nakaupo lang din po kami dyan. Na ang paborito ko ngayon, matigas ang ulo ko, kaya po ako makulit. Kasi lahat ng pinapunta ko dito talaga sa una. Kasi gawain ko po lagi na sa huli. Para inintay, pag gusto ko na mag-UC, sibat. Mga ganun po ako noon. Pero nung natindihan ko na siya, talagang nabis pala talaga sa una. Tama po yung sabi nila, di bali na matalsi ka ng laway, ikaw naman susunod na yayaman. So, siyempre, ang negosyo natin is we help people become healthy. Tama? Doon pa lang, panalo na tayo. Sino bang gustong mamatay? Sino gustong magkasakit? Wala, di ba? So, makakatulong. Makakatulong yung negosyo natin. Nakaka-healthy siya eh. Next, we offer life-giving products. Produkto po ang dala natin. Hindi po yung sinasabing, mamuhunan ka dito, bukas makalaway, yayamang ka. Walang ganun. Scam yun. Tama? So, yung nakagandahan dito, may produkto ka. Nag-avail ka, bumili ka, sa hub, sa download, sa upline mo, sa pinagkatiwalaan mo, nagbayad ka, may produktong bumalik sa'yo. Tama? Doon pa lang panalo ka na. Wala ka ng katalo-talo. Sulit na sulit ka. Sino po bang hindi nakatanggap ng product? Nung nag-abot, wala. Oh, lahat nakatanggap? So, sino po bang naka-standard? Taas lang. Taas po ang naka-standard. Wow. Wala naka-standard account. Yung isang account po, meron dito. Nakadalawang account. Ah, tatlo pala. Sorry. Tatlong account. Taas ang kamay. Okay. So, naka-premium plus. Taas ang kamay. Yun. Grabe. Tama po. Kasi ang pinasok nyo negosyo. Kaya hindi ako magtataka. Lahat halos dito, naka-premium plus. Kasi negosyo po ang pinasok. So, kailangan matutunan. Huwag nyo sayangin yung pinuhunan ninyo. So,
people needs our product. Kumbaga yung produkto natin kailangan. Kumbaga yan din na gustuhan ko dito, yung ni-offer sa akin to. Yung asawa ko gusto niya lang Perndi. Palibasa, nilabas sa lamesa yung mga produkto at gustong ko na ngang umalis at magiinom pa ako nung time na yun. Eh ayaw ko nang pahaba-haba ang usapan. Kasi baka ma-late ako ron, baka mawala na. Matapos na yung inuman, malasing na. Alam mo yung mga lasing na. Wala nang kwentang kausap. Tama? So, alam mo naman ako noon, ganun ako noon eh. Ganun ang buhay ko. No? Dinadaan ko na lang sa inom. Mga pera kong nilugi. Ganun talaga eh. So, yan. So, nung time na yun, malaglag. Ayan yung madam. Thank you po. Okay. So, yung, sana tuloy ako. Naluhog eh. Yun. Yung produkto nakita ko. So nakita ko siya, hindi na agad ako nagdalong isip. Sabi ko, tama na po yan, makasintabi na po sa inyo. Kasi malayo pa kayo. Kunin na po namin lahat ng produkto yan. Kasi bakit? Kailangan ko eh. Bumibili kami ng sabon, toothpaste, lotion, vitamins. Tama? So, kailangan ko lang talaga siya para at least yung tao hindi mapahiya sa amin. Tinaguruyan ka pang may-ari ng gasolina, siman, kuripot mo naman. Tama? Oh, di ba? Siyempre, nandun yung pride. Oh, nandun yung, akin na yan. Dala-dala namin. Eh, pinainom sa anak namin. Ganun. At least kailangan. Gamit talaga siya. Wala kang katalo-talo, kaya hindi mo ikahiya yung mga dala natin produkto. Kailangan yan. Kaya ipinasok mo ang iPhone, dun pa lang panalo ka na. Tama? So, we could there's no failure in business, only quitters. So never be quit. Kaya kayo ngayon nandito na. Lagi kong sinabi, 'di ba? Sinabi ko kanina, ang talo lang naman yung tumitigil eh. Subukan natin sa sugal. May nanonood magsusugal ba rito? Wala. Oh, sampo lang. Hindi rin naman ako magsusugal eh. No? Mayroon kasi yung sa mga magsusugal kasi, kaya pag tumataya yung mga yan, hindi basta-basta tumitigil. Kasi gusto nilang bumawi eh. Tama? Kahit magdamag na yan, laban pa rin, sugal pa rin hanggat may puhunan. Kasi ayaw nilang matalo. Ayaw nilang masayang yung gusto nilang makabawi. Dapat ganun din. Ito nga, pinaglalaban mo, sinugalan mo, siguradong panalong-panalo, ayaw mo pa. Tama? Laban mo. Kaya wag kang bibitaw. Kasi lahat lang yan, lahat lang ng mga nararamdaman mo baka para mag-quit ka is kayang solusyonan yan dito. Ang kulang lang yan is matutunan ang negosyo. Tama? So kailangan mo lang alamin. Magtanong ka sa maalam. Magtanong ka dun sa nararamdaman niya na nung napagdaanan mo ngayon. Huwag ka magtanong dun sa mga hindi naman iPhone, tatanong ka pa dun. Ano ituturo nila dun? Tama? Dun ka magtanong. Halimbawa, nararamdaman mo, parang nanghihina ako. Nanghihina kasi ako. Kasi bakit? Nalugi ako. Ganun. Mindset lang. Magtanong ka. Dun sa mga taong nasa iPhone, yun ang mapagsagot sa'yo. Kasi lahat yan mga yan, napagdaanan. Kahit sa amin, magtanong ka, alam namin yun. Kasi napagdaanan din namin yun. So, ang talo ay yung tumitigil. Malinaw po ba? Malinaw po ba yung aking dinidiscuss sa inyo? Okay lang? May natutunan na kahit papaano? Kasi naniniwala naman ako talaga, mga Pilipino, mga tao, pag umatid ng mga ganito, seminar o mga training, kahit papaano, may 30%. May 30% kang matatandaan. Tama? Kung 100%, 30%. Kasi ako, pag umatind ako talaga, minsan 10% lang. Yun lang kaya ng utak ko eh. Oh, eh, buti kayo, malaki-laki utak nyo. Yan. Your attitude will determine your altitude. So ano ibig sabihin yan? Yung resulta mo is depends sa sarili mo yan. Kumbaga, nasa sa pag-uugali mo yung nagiging resulta mo. Halimbawa, gahaman ka.
Huwag kang magtakang yayaman ka. Tama? Kung magnanakaw ka, huwag kang aasang. Yayaman ka. Diba? So, siyempre, niguso ito, dapat yung attitude number one. Kumbaga, dapat, kumbaga, attitude natin, 95%. Mamaya, nandyan din yan. Tama? So, mamaya, nandyan yan. So, yung resulta mo, yung matutunan mo, nakadepende po yan. Yan, thank you, Ryan. Chaplain Ryan, oh. Yan. So, nakadepende po yan. Kaya kailangan, doon pa lang sa attitude mo, sigurado kang paging maayos na. Kasi kahit naman saan din, eh, ulitin ko, sa pagiging empleyado, pag masama ugali mo, ano nangyari? May nakakaaway or tanggal ka na kagad. Lalo sa amin, seaman, di ba? Kahit masama po kasamahan namin, talagang pinapakasamahan pa rin namin. Kahit masama ugali niya, pinapakasamahan pa rin namin. Kasi alam bakit? Pag nakalaban namin yan, baka mamaya hindi naman kayo makauwi. Oo, ganun ang mga ano. Kasi lalo na, nandun yung malayo sa pamilya, may mga problema. Kaya kami kahit na bagong gising eh, alam mo nang nababad trip ka, ngingiti ka pa rin. Alam mo nang kulang na lang, mamasuhin mo eh. Kaya lang, siyempre, mabait ka pa rin. Kahit alam mo yung boring na boring ka na may tawag sa pamilya mo, ganyan, ganyan, uutusan ka, alam, akyat ka dun. O, mamintura ka dun. Alam mo yung hindi maganda yung pagka-deliver ng utos. Siyempre, normal yun, attitude pa rin. Kaya dito, ganun din. Dapat attitude mo, kung ano yung ginagawa mo dati, huwag mo na gawin ngayon. Maiba ka na. Kasi karamihan dito sa atin, mga ganun eh. Alam mo nang pumasok sa magandang negosyo, hyper, nakakayaman, ang ugali, style mahirap pa rin. Dapat hindi ganun. Tama? Baguhin natin lahat. Baguhin natin ang pag-uugali natin. Yun, maganda-ganda na to ah. Okay. Ayan. Ciao. So, attitude is one of the major component in this business. Skills can be easily learned with the right attitude. So, ano sa Tagalog? Pag-uugali pa rin. Pag-uugali pa rin, diba? Yun, diniscuss ko kanina. Tama? In-advance ko lang. So, yun talaga kailangan. Kaya sabi ko sa inyo, kung masama ang ugali ninyo, huwag kayong umasa sa successful guy dito sa iPhone. Kaya, pumasok ka dito sa negosyo na to, tapos mas tingnan nyo lang, ha, mag-umpisa ka sa may-ari. Kay Sir Tom pa lang, napakabait. Anong mission-vision niya makatulong sa mga Pilipino? Doon pa lang pasalamat tayo. Saan ka nakakita ang bilyonaryo willing tumulong sa mga tao na katulad natin? Tama? So, doon pa lang eh. Doon pa lang, panalo na tayo. Si Madam Kim, di ba? So, ano bang gusto niya? Makatulong din para sa atin. Di ba? Kaya nauso yung mga ano eh. Yung tawag doon, yung mga nung time nung lockdown, namimigay, di ba? Oh. Ano ha? Yung mga ayuda, di ba? Ay iba tawag sa atin eh. Yun, iPhone cares. So yun po. Di ba? Talagang willing tumulong. So dito, yun ang basehan nyo. Tayo, tumutulong, dapat, kumbaga, natulungan tayo, dapat ang ugali natin, mababago. Kumbaga, ugali natin, baguhin natin. Huwag tayong maging masama. Huwag tayong maging ano, huwag tayong maging makasarili. Dapat, nandun yung pa rin yung puso natin, yung pagtulong. Tama? So yan. Be positive. Be, anong basa dyan? Enthusiastic. Yan. So, huh? Retain only the positive and forget about the negative. Don't dwell on negative people and negative reactions. Guard your thoughts. Guardyahan mo yung pinaniwalaan mo. Tama? Kasi doon ka lang, ano eh, marami kasi mga negatibo sa paligid. Tama? Baka mamaya, yung kasama mo, negatibo din yan. Tama? Hindi mawawala yan. Hanggang ngayon, ako, aminin ko, nung na-awardan ako, associate, negatibo rin ako. Alam mo, associate na ako, akit, Salvador Rances, associate, umakit ako, negative ako nun.
ba't ako tinawag? Sumunod lang ako. Binawag pangalan ko eh. Di ko naman alam, associate ako. Negative pa rin ako. Sumama lang naman ako that time para samahan yung asawa ko. Builder, negative pa rin. Yung builder, medyo positive na. 50-50 na kasi first time ko magsalita na nun, mag-share eh. Siyempre, bawat isi-share mo, yung totoong nararamdaman mo. So, nung time na yun, siyempre, sinabi ko na lahat, hanggang sa wala na, nadala na ako ng asawa ko. Oh, wala na. Wala na akong itatago. Kailangan matutunan ko na lahat. Kailangan tulungan ko na siya sa iPhone kasi gatil na yung ugat niya dito sa liig. Baka pumutok, eh, wala akong asawa. Ha? Oh. Kaya, sinabayan ko na. O baka tapos natutunan ko rin dito na dito pala sa iPhone, nakakayaman. Eh baka yumaman siya, paano ako? O tama. O so, wala na, dadala na ako. Ganun lang din. Kaya kung mga asawa nyo, mga negatibo, tuloy lang kayo. Mayroong ganun talaga. Huwag lang kayo mahatak. Huwag lang kayo mahila. Huwag lang kayong madala. Sila ang dalhin nyo. Kaya huwag na huwag kayong makipag-usap sa mga negatibo. Hindi nakakatulong yan. Ano mga negatibo sa atin? Yung mga nasa paligid natin. Lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Ako nga, unang-una laging inaano ni Abcisil dati sa training eh. Kaya lagi ako tinatamaan eh. Ang una pong negatibo, lalo na yung mga mahal sa buhay. Lalo na yung asawa. Asawa ko. O, nandun ako. Ayan, hindi. Siyempre, natamaan na naman ako. So, na ganun lang yun. Normal po yan sa atin. Kasi bakit? Ito natutunan ko. Kaya daw ganun. Kasi sa feeling nila or nararamdaman nila, baka ikaw ay mapahamak. Nagbitaw ka kasi ng pera eh. Tama? Baka akala mapahamak ka. Baka paala, uy, sayang yun. Bakit ka nagbitaw dun? Kasi yun ang alam nila. Hindi kasi nila nakita yung totoong nakita nyo. Kaya ganun yung nararamdaman nila. Mga pagsalita lang sila, ganito, wala silang pakialam. Kasi hindi nila nakita yung nakita mo eh. Kaya ngayon, ikaw nakakita, ipaglaban mo yan. Huwag na huwag ka may pag-usap sa negatibo, focus ka lang dun sa gusto mo. Focus ka lang na dun mababago ang buhay mo because of iPhone. Ha? So dun lang, laban lang. Marami kami dito sa grupo namin. Pinagmamalaki ko yung mga nanditong tinawag ko. Pinapunta namin dito. Hindi yan bumibitaw. Although hindi pa halos sila kumikita, pero sabi ko, laban lang kayo. Kasi nga, di ba, yung kaninang diniscuss ko, ang natatalo lang yung tumitigil. So ngayon, yung mga taong negatibo, kung nandun sila sa dati nilang galawan, ang mga nakakausap nila doon, puro mga negatibo din. Kaya sila, madadala rin. Kaya nangyayari dito sa negosyo natin, yung mga nandun sa amin dati, yung mga naiiwan, kasi nahatak na sila ng mga negatibo. So normal din yan dito. Normal dito. Kaya sabi nga, di ba, hindi naman lahat pwedeng yumaman. Kasi kung mayaman lahat, eh sino magpakaruwas ng mga sasakyan natin? Oh, no? Sino magiging kasama natin sa tawag dito? Sino yung magiging konduktor na andyan? Oh, diba? Mga ganun. So, hindi pwede lahat. Kailangan lang is, kung ikaw ang nakakita, ipaglaban mo yan. Huwag na huwag kang makipag-usap sa mga taong negatibo kasi kung totoo lang, kami noon, share ko lang sa inyo, yung asawa ko, kung nadala siya namin, kumusta kaya kami? May natulungan kaya kami? May nabuo kayang Flying Hypern? May nabuo kayang Francis Cupol? No? Wala. Kasi siya lang nakakita noon eh. Ang sabi ko pa nga doon, pulong-pulong na namin eh. Ano nagkain ito? Ano ba nangyari? Ba't nagkaganyan? Yung pala, hindi ko alam. Nakausap si Sir Tom in just 15 minutes. Kaya talagang yung time na yun, gusto niya nang bitawan. Ako naman, ayaw. Diba? So yung time na yun, kung nadala siya namin, kasi talagang gusto niya mag-iPhone, talagang hinahatak namin siya. Huwag na huwag dito ka. Salit na ibinta mo yung product ng iPhone na yan, ibinta mo na lang yung crudo gasolina. Kasi yun ang negosyo namin eh. Pero nung time na yun, dahil naniniwala siya na dahil dito sa iPhone, mababago ang buhay namin at madala niya kami, pinagpatuloy niya. Kaya hindi siya nadala, hindi siya namin nahihila. Kahit mga negatibo kami, kami ang nahila niya. Oo, kami nahila niya. Anong ginawa niya? Dinala niya kami dito. Pina-attend niya kami lahat. Kaya nung nakita namin, na maganda nga pala, talagang nakita ko. Umuna mo na ako kasi ako negatibo talaga ako eh. Negatibo ko, inaamin ako, mataas pride ko nun. Nung nakita ko, nagsasalita sa Abcisil, pagtingilingon ko dun, yung kasama kong negatibo, umiyak din. Yung may biyanan ko, nagsasalita yung misis ko, umiyak.
Sabi ko, oh, nadala na rin eh. Sabi ko, negatibo to, ba't umiyak, siguro, ano, nadala na. Oh, so, nadala kami lahat. Mag-umpisa doon. Hanggang sa nakita ko sa mga kamag-anak namin, nag-iyakan din. So, yun. Nadala kami lahat. Totoo talaga siya. So, ulitin ko, wag na wag kayong magpadala sa mga taong negatibo. Wala yang madudulot sa inyo. So, kayong nakakita ngayon, mag-focus lang kayo sa inyong nakikita. Tama? Dahil sa totoo lang, kayong nandito, kayo ang may chance na lagang yumaman. Kaya, kiniklaim ko yan sa inyong lahat, kayo yung mga yayaman. Kaya itong nakikita nyo ngayon, itong pitsang ito, December 3, tandaan nyo na yan. Pag tinarbaho mo sa Hypern, tinarbaho mo siya ng tuloy-tuloy, after 1 year, ibang-iba ka na, kapatid. Talaga siguradong sigurado yan. So the business is the 5% attitude and excitement and only 5% skills. So biruin mo yun. Ang laki ng attitude, 95%, lima lang daw yung skills. Oo, magaling ka. Tama? Magaling ka. Pero pag hindi ka hindi mabuti yung ugali mo, wala rin yan. Hindi kinakailangan dito magaling. Uulitin ko. Ako, sa sarili ko, hindi ako magaling. Kami, mag-asawa, hindi kami magaling. Hindi kami perfect. Hindi kami magaling. Kaya lang, marunong lang talaga kami sumunod. Kaya nga, kung ano yung sinasabi nila, sunod lang kami. Hindi namin pinapatunayan kami kahit may ari kami ng 4 na gasolina, kahit negosyante kami, kumikita kami ng 1,000,000. Nagpakubaba kami sa apply namin. Sumunod kami. Kasi sila yung nakakaalam kung paano kumita ng 1,000,000. Natutuong 1,000,000. Natutuong mabagong buhay. Doon kami sumunod. Tama? So, ganun lang ang kailangan. So, 95% attitude po. Ulitin ko, nalimutan ko kanina. Lahat kasi dapat nandito. Although galing kayo sa iba't ibang lugar, gusto ko maitapon nyo po muna yung mga ano nyo, mga negatives, kung ano man yan. Pakitaas lang po muna natin ang kamay natin. Yan, nalimutan ko eh. No? Ganun, para may baso kang dala. Yan, may baso yan. Tapos bubuo mo. Tapon mo na. Yun yung mga nararamdaman, yung mga nasa galing sa labas. Kailangan matapon mo yan. Yan. Okay, tapon nyo. Sige, huwag kayo maya. Parang baso lang yan. Kasi yung mga ano, yung marami kayong dala eh. Alright, tapon na. Oh, yan, tapon na. Kasi, iba na yung nandito eh. Iba na yan. Iba na yung mararamdaman mo ngayon. Pupunuin natin yan nang nasa niguso na, pinag-uusapan na niguso natin, Ipern, para mag-successful ka. Iwan mo na yung mga nalalaman mo sa labas. Yung mga alam mo dati sa labas, kalimutan mo na muna yan. Tama? So yan, kalimutan mo na. Dito muna tayo. Sigurado ko, yung tinapon mo kanina, mapupuno na yan, ang laman na yan, puro nalalaman mo na sa Ipern. Ha? Pupunuin natin yan. Tama, hindi pa tayo tapos. Dito pa lang, sigurado, kahit pa paano, may nalalaman na yan. Tama? So, hindi pa tayo tapos. Pero kahit pa paano, tinatamaan kahit kahit konti. Alright? So, 95% ulitin ko, hindi kailangan magaling. Kailangan lang pag-uugali. Diba? Kahit saan naman talaga, sinabi ko kanina, kahit saan ka magpunta, ugali ang number one pa rin. Yung skills, madali na yan. Yung, ano yung gagawin siya, madali lang to. Kasi bakit? Hindi nga kailangan magaling eh. Ang tao kasi pag kinausap mo, hindi sa pagalingan yan. Oh. Simple lang. Sampulan ko kayo, paano para hindi ka magaling? Oh. Lumapit ka sa kliyente mo. Hindi ka nga magaling, di ba? Dumais ka, may kausap ka. Taas mo lang ang paa mo. Naka-ilbi pa ka. Oh, to. Ma'am, magkano puhunan? 55. Hindi ka nga magaling. Pinataas-taas mo naman ganun, no? O, pinakita mo lang. So, ibig sabihin, pag pumasok si Cypern, magkakaroon siya niyan. Kasi sa talambuhay niya, wala siya. So, ganun lang. Resulta, ibig sabihin. So, hindi kailangan maging magaling ka. Kailangan lang marunong kang sumunod. At maganda ang pag-uugali. So,
Akalain mo yun, dating seaman, ngayon po teacher na. No? Diba? Yan, namatay upline. Ah, sir. Ayan. Akalain mo yun. Ngayon, nagtuturo na ako sa inyo. Pero kung hindi ako nagpatuloy sa iPern, wala akong maituturo sa inyo. Baka pati hindi kami maging ganito. So, kailangan lang gawin nyo talaga at i-absorb nyo yung matutunan nyo para next year, kayo naman ang nandito at nagtuturo sa mga tao. Dahil kami, kung na-inspired namin kayo, sigurado ako, mas ma-inspired kami sa mga kwento ng buhay ninyo. Sinisigurado ko yan. Dahil iba ang mga nararamdaman natin, iba ang mga ginagawa natin, iba yung mga takbo ng buhay natin. Iba ang nasa isip natin, iba ang sa loob natin, pero isa lang pinapangarap natin, yung mabago ang buhay. So dito yan, aalamin ko na yan, after one year, ikaw na ang nagkukwento at nag-inspire sa mga taong nakaupo din dyan. Okay? So, develop your belief system. So, paano yun? Yung belief mo. Yan. Believe yourself, believe your industry. Isa-isahin natin yan. So, belief system, ito yun. If you want to make small incremental improvement in your life, change your behavior. But if you want to make dramatic quantum leaps in your life, change your belief. Your money problems are mind problems. So, ibig sabihin, kailangan mataas ang yung belief levels mo dito sa iPern. Kasi, pag kulang na kulang ang belief mo, walang taong at wag na wag kang aasang may tao kang madadala. Ramdam yan ng taong nakausap mo kung ano yung belief level mo. Naigits nyo? Kasi kahit ako naramdaman ko yan. Lalo na yung pag-usapan yung ano, yung sa sarili. Tulad nun, ako, wala talaga ako kinakausap. Sabi ko, associate ako, wala ako kinakausap nun. Kasi bakit? Anong sasabihin ko sa kanila? Hindi nga ako naniniwala eh. Tama? Kaya kung ikaw, pinaniniwalaan mo na may lakas ang belief mo sa sarili mo, kaya mo siya. At alam mo na talaga, halimbawa, nalaman mo dito sa iPhone, mababago ang buhay mo, di yun ang ishare mo sa kanya. Kailangan yung belief level mo mataas. Kailangan nandun yung ano mo, nandun yung paniniwala mo, yung belief system mo. Kumbaga, bigyan mo na ng 101% yan. Na alam mo na sila, pag pumasok sa iPern, dito sila mababagong buhay. Patunayan mo. Kaya ikaw mismo, dapat patunayan mo. Kasi mayroon kasing tao na kayang, alibaw, sige, sample na lang natin. Sir, ma'am, pagbitaw ka ng ano, yung 66.5, yung pitong account, premium plus, maganda yun. Negosyo po yun. Nakakayaman na yun. Pag tinanong nung kliyente, ikaw ilang account ka, ma'am? Ako, naka-isang account. Oh. Pwede ba yun? Nasaan ang belief level mo? Pwede ba yun? Sa tingin mo, yung kausap mo, sa tingin mo, magbe-premium plus yun, magbe-pitong account? Hindi, di ba? Kasi ganun yung kinuha mo. Kasi sa iPern po, itong niguso lang itong nagustuhan ko kasi kung ano yung ginawa mo, yun din ang mangyayari sa'yo. Huwag na huwag kang umaan. Ibig sabihin ko, kung ano yung ginawa mo, sigurado ako sa ilalim mo, may ganun ding mangyayari. Kupya-kupya, talagang karma dito matindi. Matindi ang karma dito. Kaya pag pumasok ka dito, ginawa mo na, naku, asahan mo. Kaya pag tinatanong ko na ano eh, pagka minsan, sabi ko kay Cecil, itong downline natin, tigas ng ulo. Sino ba apply niyan? Balik sa akin. So, ibig sabihin, ganun ako. Diba? Kaya hindi ako makapagreklamo sa kanya. Kaya ganyan na ganyan din po yan. Ganyan na ganyan din po yung mangyari sa inyo. So, kailangan,
yung belief level ninyo, taas-taasan nyo. Kailangan, wag kayong, ano tawag dito, wag lang yung parang, ano yung tawag doon, yung, maano, makunwari. Ayan, wag ganun. Wala dito yan. Hindi mararamdaman niya ng kliyente pagkausap mo siya. Kaya si Abdisil, gustong-gusto ko, kahit asawa ko na yan, na-inspire ako ito yung salita niya, natutong tao talaga yan eh. Kita niyo yung nagsalita nung ano, di ba? So, grabe. Kahit ako, asawa ko na yan, nadala talaga ako. Galing sa puso eh. Ayaw ko, anong klatsura ng puso niya, baka tatlong heart. Grabe talaga eh. So, believe yourself. Yan, ika nga itong kasabihan, di ba? Pakibasa nga. Para kayo din ay maano, tayo lang naman. Yan, oh. Pakibasa yung kay Mark Twain. If you think you can, you can. You think you can't, you're right. So, ano po sa Tagalog? Pare-pares tayo, di alam, no? So yan, to become what you believe you are. Ibig sabihin, kailangan, kung alam mong kaya mo yan. Tama? Kasi sa mundo naman, yung mga tao, kadalasan, ay hindi ko kaya yung ginagawa nyo. Mahirap yan. Pumasdan mo, pag mga ganun mga katwiran, yung mga buhay nila hanggang dun lang. Kailangan kaya mo, subukan mo yung mga hindi mo kaya. Ako, inaamin ko, ako po, nung wala sa iPhone, iba po ugali ko. Ako yung taong mahiyain. Ako yung taong ayaw may pag-usap. Kaya nga kinuha ko si Ma, ilan lang kausapin ko eh, ibang lahi pa. Pasa kasi katwiran ko, wala pa kailan ako dyan. Hindi ko naman yan ano-ano. Ibang lahi naman yan, ganun ako. Pero dito yan, nabago lahat sa iPhone. Kailangan lang pala, kung ano yung nararamdaman, ano yung kahinaan mo, basagin mo. Basagin mo siya, subukan mo. Halimbawa, ayaw mo may pag-usap dun sa taong mayaman. Di, supuntahan mo, kausapin mo. Wala namang mawala eh. Tama? Bakit? Pag kinausap mo ba yun, naputulan ba daliri mo? Pag nakausap mo ba yun, pag na-video na ano ka, napahiya ka lang, or ano, putol ba liig mo? Hindi naman. Patakan mo lang na kalamansi. Joke. No? So, walang mawawala sa'yo. Kaya, huwag kang matakot na ang alam mo, hindi mo kaya. Pero doon sa hindi mo kaya na yan, at pag nagawa mo, ikaw naman ang ikaw naman ang mabibinipisyo niyan. So, walang imposible dyan. Gawin mo yan, yung hindi mo kaya. Ngayon, yung mga hindi ko nga kaya, yun ang ginagawa ko eh. Dati, hindi ako marunong mag-drive. Ginagawa ko siya. Oh. Kasi bakit? Kailangan eh. Kung ngayon, gusto mo mabagong buhay mo, yumaman ka, gawin mo. Huwag kang matakot. Kahit sino pang pinso ko, pulato na yan. No? Tama ba? One so pulato. Ano ba? Basta yun, whatsoever. Wala na akong pakialam dun. Hindi ko na alam yun eh. Oh. Diba? Basta yun. Huwag kang madala, huwag kang matakot. Kaya mo yan. Yung kinakatakot mo, yun ang magpapahirap sa'yo. Tandaan nyo yan. Ako, hindi ko gawain magsalita dito. Sa pool yan, alam niya ni Upline Cecil, hindi ako marunong magkipag ganito. Kaya lang no choice, kailangan ko siya. Kasi bakit? Itong iPhone na nagpabago sa buhay sa akin, man. Kaya kong gawin ito. Nagawa nila eh. Kaya ko rin. Oh, tingin nyo ba magaling ako? Hindi, di ba? Kasi hindi naman talaga, kita mo, yung piso-piso pulato na yun. Ha? Hindi ako magaling. Ano lang ako, talagang tawag dito, yun, kayo nagsabi niyan. Diba? Kumbaga, nabago, isa sa nabago na buhay dito sa Ivern. No? So, ika nga, hindi ako magaling talaga. Kaya kinukwento ko sa inyo kanina, doon lang ako sa huli. Kaya nga ang time ang inano ko lang binasag ko lang yung takot ko. Kailangan yung takot ninyo alisin niyo na yan. Paniwalaan mo yung sarili mo. Ako yun din na pinaniwalaan ko. Kaya ko. Kaya ko yan. Nung first time ko nagsalita,
sa iPern nga, builder na, ating builder na ako. Na ang sabi nila, na, wala ka nang magagawa, di ka na malulusot dyan, team builder ka, magsasalita ka dyan. Ay nako, sabi ko nga, paano ito? Abo, sabi ko nga, ano bang sinasabi dun? Sa experience daw. O, kininto ko yun. O, ano yung nangyari ako? Negatibo po ako, gito, ganyan, ganyan, lahat-lahat. O, nasabi ko lahat. So, yung pala naman, base sa experience mo lang. It depends your experience lang. So, yun lang ang kailangan. Kininto ko lang. Tapos, nagtatawanan sila lahat. Lahat ng mga tao, hindi ko kilala yung iba. Kininto ko. O. So, nakaraos. E, yun lang pala. Tapos, lamig na lamig ang kamay ko. Sabi ko, yun lang pala. Ayos ba yung pinagsasabi ko? Sabi naman nung applying ko, okay, kaya, ayos. Maganda. O, yun lang naman pala eh. So, yun lang yun. Basagin mo lang yung takot mo. Lagi mo lang tatandaan na kaya nila, kakayanin mo rin. Tama? Nakaya ng mga nandito. Nakaya ng mga mini ladies. Nakaya ng mga Mercedes boys. Dapat kaya mo rin. Parehas lang naman. May paa kayo. May kamay, may bibig. May tsura pa nga kayo. Nakikita ko ngayon, oh. Mas guwapot mga ganda pa nga kayo, eh. Oh, kaya nyo. Ang paniwalaan nyo lang, sarili nyo. Huwag kayong matakot. Alright? Malinaw po? Taas ang kamay na hindi takot. Yan. Ipaglalaban para sa pamilya yan. Para sa sarili. Paglaban mo, itaas mo yan. Kaya ko yan. Ilaban ko yan. Yang iper na yan, habang buhay, hindi ako magpapadaig. Dahil alam kong kaya nila, kaya ko rin. Dapat ganun. Ipaglaban mo. Dahil dito sa negosyong ito, wala kang mahanap sa labas dyan ng negosyo pag pinasok mo, ito yung totoong nakapagpabago. Bakit may nababago? Dahil may puso po ang iPern. May puso. Yan ang tandaan nyo. Okay? So ano yun? Ano pa? Mabilis po ba ako? Mabilis? O tama lang? Okay. Smooth lang ha. Believe in industry. O balik ko lang. Konti. Yan. It is steady crisis proof industry because staying healthy and looking good is something that people always want to have. Okay? So it has grown to a $1 trillion industry and it's still growing. It is truly the hottest business opportunity in the 21st century. Walain mo yun. Nagbabasa na rin ako ngayon. Bahala ka na mag-adjust sa mga pronunciations, ha? Eh, hindi ko natutunan yun. Noun, pronouns, ano ba yan? Hindi ko inaaral yan. Kaya lagi ako kilala ko ng mga klasiko, kaya hindi nila ako madala ngayon ng mga klasiko, eh. Kaya wati sila, hindi ko rin madala. Kasi sino ba naman ako? Ha? Ang sabi nga nila sa akin, ano kayo, maman? Oh. Hindi ko naman nakalain, gaganyan ka. Eh, kasi kilala nila ako. Ako po yung estudyante. Nag-graduate na lahat-lahat. Ultimo yung notebook ko, yung Katlia, hanggang nakatapos, walang sulat. Lagi lang nakasulat, property of Salvador Rances. Yun lang yun, unang page. Wala yung sulat hanggang kumarduit. Yun lang nakasulat, property of Salvador Rances. Pag pumapasok po ako, lagi late. Share ko lang ha, kwento, panagdag lang. Lagi akong late kasi bago ako pumasok, maghuhugas pa ako ng plato, magwawalis sa paligid, magsasaing, magkaltimpla pa ako ng gatas para sa kapatid ko. O, ganun. Tapos ako, pag pumasok ako, para hindi ako malatang late, madiskarte kasi ako eh. Nialagay ko dito yung katliya ko sa likod. Pag tinanong, oh, late ka na naman. Hindi po, nag-CR lang, ma'am. Nandun lang po. Umupo ako. Wala ka kanina dun, ha? Hindi ka nakita. Hindi po, nandun lang po talaga ako. Umupo ako. Nandun lang. Hanggang sa nakagraduate nga po ako, wala sulat. Kasi bakit? Ang galing ko po mangupya. Isa sa pinawaliwalaan ko dito, pumasok ako sa iPern, na ang sabi daw dito noon, sabi nila noon na natandaan ko, na sabi pati ni Appliance, dito daw sa negosyong ito, kopyahan lang. Ay sabi ko, sanay na sanay ako dyan. Totoo yun. Tignan mo ha, may tawag doon, sa kopyahan hindi nila ako matalo-talo. Kahit anong layo na yan, kaya ko pa yan.
Kaya ako, hindi naman sa pag-ano, mahina ulo, mahina talaga ako. Badiskarte lang ng kaunti. Kaya sabi ko, kung hindi man ako matalino, sisiguraduhin ko, papartner ko matalino. Ganun lang. Bubo na nga ako, kuha pa akong bubo, di ano na kami. Ano magiging resulta namin? Kaya kumuha ako, matalino, scholar. Oh. Oh, 'di ba? Mindset lang, mindset. Pag mahina mindset mo, wala. Bubo ka na nga, kukuha ka pa, bubo. Kumuha ka matalino. Kaya may mga binata ngayon, nako. Pag mayaman ka, kumuha ka rin, mayaman. Huwag mahirap. Kasi sabi ko nung time na yun, pagtapos man tayo, hindi naman binabasihan ng talino eh. Lagi kong tandaan, lagi kong iniisip yun, hindi basihan ng talino. Basihan na lang natin, pagka nagka-graduate tayo, tingnan na lang natin. Oo. Oh, kasi naiintindihan ko nung time na yun, sabi ko, hindi ako, kumbaga, kaya ko kung anong nagawa nila. Kasi nung time sa amin sa Mindoro, Portugalera, mga seaman, mga sikat. So sabi ko, kaya ko mag-seaman. Kaya nga tati, kinuha ko, kurso ko, seaman. Kahit 3 years lang, umabot pa ng 6 years. Kasi nga, trabaho, aral, trabaho, bisyo. O, ganun lang. In-enjoy ko na. Siguro may reason pala lahat, no? Lahat ba nararamdaman nyo may nangyayaring ganun? Kaya pala ako nung time ako'y nag-aaral, in-enjoy ko na lang lahat. Lahat, in-enjoy ko na. Sugal. Huwag na. Basta yun. Ha? Basta't lahat, ginisyo ko na. Kasi alam ko, pag nandito na sa IFR, mawala na ang bisyo na yun. Kasi bakit? Ang bisyo ko na ay tulungan yung mga taong naniwala. Kaya ginawa ko na lahat yun nun. May reason pala kahit kayo. Alam nyo yan. Kaya may purpose po kung bakit kayo nandito sa IFR. Lahat, binisyo ko na yan. Iniwan ko na lahat. Mula nung pumasok ako dito sa IFERN. Kaya ulitin ko, pag medyo may nahina ka, kumuha ka ng medyo magaling-galing. Mindset, mindset. Ha? Pag sinabi ko pag may reklamo, mindset. Ganun lagi. Kasi ito lang pwede naman eh. O, kita mo ha. Ang mga ino ko po dati, sure ko lang, pinipili ko talaga yung mga nasa ano, yung mga top, ano yung first owner, second owner, yung mga ganun kinukuha ko. Tinitingnan ko muna, ano ba to? Pwede ba to? Matalino ba to? Kaya hindi na ako lumayo. Yung kapitbahay ko na lang na matalino. Ayan, sa Absent Cecil. Oh. Oh. Kaya, sabi ko, tinandaan ko dati, kukuha pa ba ako ng hindi marunong? Siyempre, yung marunong. Oh. Eh, merong tulay. Eh, nandito ngayon. Yung tulay ang malupit. Sabi sa akin, crush ka daw niyan. Crush daw ako nun. Ay, sabi ko, talaga, ha? Ano ba yan? Matalino? Matalino yan! Ayan, pwede. Ganun lang, mindset. Ha? Napalayo na tayo, galing nyo talaga. Okay. So, kailangan, may believe ka po sa industriya ng IFERN. Kung ano dito, dapat may believe ka. Marami nga, lagi ko sinasabi, dito sa IFERN, hindi pagalingan, kailangan lang mataas yung bilip mo. Isa na dyan yung sarili mo at isa na dyan yung industriya ng IFERN. Diba? Kasi bakit? Kita nyo naman, lahat dito binabago. Totoo lang, lahat ng ino-offer natin para sa katao talaga. Tapos ikaw dito, dinadala natin, sarili natin. Nung una ako, kami mag-asawa, tinuro niya sa akin dati, di bali na daw, hindi mamahalin. Basta't may laman ang bulsa. May laman ang account. Hindi, sabi ko nung time, oh, tama naman eh. Isip-isip ko. Pero nung huli, halungkatin ko na, yung pundo namin, wala naman pala. Paano yun? Wala ka nang ang pundo, wala ka nang ang ipon, wala ka pang sikat na sinusuot, wala na lahat. Tama? So kailangan, dito sa IFERN, yung nakagandahan, binibihisan po tayo. So, sundin lang natin lahat. May Jordan Club tayo. Lahat ng club. Sama mo yan. So, next. Mabilis po ba? Okay. So, ito. Stage of network marketing business. Yan. Simplihan ko na lang yan para mas mabilis na tayo. Time's up na ako? Max, hindi pa. Wala, doon na. Tingnan ko muna yung 3.
3 million kong orasan. Ayan. Ano pa pala, abot na abot pa. Oh. Oh, nag-enjoy kayo? So, simplihan ko na lang to. Dito sa iPern, sipag, trabaho lang. Malalaman mo darating ang araw, hindi mo na mamalayan, harvest ka na. Tama? Kasi natandaan ko noon, sabi ko, di ba, senior ko sa inyo, kanina, nasabi ko, bumaba po kami. Kahit kami may-ari ng apat na gasolina, kahit simang kami, hindi namin, ano talaga yun, nagpakumbaba kami, nag-back to zero kami nung pumasok kami sa iPern. Kung may nahirapan dito ngayon, ha, na nag-umpisa, paano kaya kami? Mas matindi po ang pinagdaanan namin nung nag-umpisa kami dito sa iPern. Baka yung pinaghirapan nyo, baka kakapiranggot lang yan sa naranasan namin. Kasi ito lang, si Mrs., pinahabol ng aso yan. Pinakaladkad yan sa harap ng pinto. Mga ganun. Ako naman, may nakausap akong ano, talagang pinaglaban ko talaga yun, yung bilip ko sa sarili ko. Kasi bakit? Dito nga mababago, bakit hindi mo ipaglaban? So dito, ibig sabihin lang yan, trabahuin mo lang ng trabahuin. Huwag ka na makinig, mag-focus ka lang, gawin mo siya ng gawin. After that, darating ang time. Ikaw na ang may kinabang yan. Sulit na yan. At sisigurado ko, kung ano yung gusto mo na sa iPhone na makuha, hindi mo na mamalayan, makukuha mo na siya. Tama? Huwag ka mag-isip, alam mo, aralin mo pa, ganito-ganto, gano'n-ganyan. Huwag na. Gawin mo na lang siya, makipumausap ka ng tao, di ba? Sinabi sa atin sa mga training natin, maglista ka, gawin mo, di ba? Lahat yung ganito makipag-usap, huwag kang makipag-usap pag ikaw mag-isa, magdala ka ng upline, gano'n, sundin mo lang yun. Huwag kang gumawa na sarili mong sistema. Gawin mo lang. Hindi mo na mamalayan. Doon sa ginagawa mo na ginagawa, doon ka matututo. Halimbawa, na-reject ka ngayon, alang bukas, reject ka ulit. Okay lang, kahit ma-reject ka, may mga araw pa, bakit? Parang kanta na ba niya yung Lunes hanggang Sunday yan, di ba? Hindi naman eh. So, ibig sabihin, kayang-kaya mo, gawin lang ng gawin ng gawin ng gawin para pagdating ng araw, ikaw naman ang may kinabang. Tama? Ito. Sila na nagpipindot dun. Time's up na. Sabihin nyo agad. Para. Okay. Believe in the company and its products. Siyempre, normal lang yung produkto. Sinabi ko na kanina, di ba? Paulit-ulit na lang din eh. Okay. So, ang produkto na, yung ika nga, life-changing ang produkto natin. At consumable, di ba? With repeat orders. O, kita mo, madali lang, mga ulit-ulit, hindi katulad dun sa ibang mga kumpanya. Baka pag umorder ka ngayon, yun na yung order mo. Mga ganun. With proven benefits, sale of excellence. So, kumbaga, kumpleto. Kumpleto po yung mga produkto natin, approval po yan, kumbaga, award na tayo, kumbaga, four in the rows na po tayo na-awardan, yung Perndy natin. Kilalang-kilala na brand of the year, di ba? So, sulit na sulit, dun pa lang tayo, marami ng panlaban. Yung produkto natin, wala na tayong katalo-talo. Sulit na sulit. Kumbaga tayo na lang ang hindi talagang gumagawa. Marami na tayong prueba pagdating sa produkto natin. At yung company natin, Perncy, di ba? Alam nyo naman yan. Kumbaga alam nyo na yan na talagang kilalang-kilala hanggang ngayon, mayroon pa, nabibili pa sa market yan. Kumbaga hindi nawawala. Kumbaga proven na talagang ang kumpanya natin, napaka-stable na. Yan ang totoong pinapatunayan. Solid man instant team pa. Kumbaga, kumpleto. Pagpunta ka ng sa baba, mag-ano ka doon, lahat na punta ka rito, lahat kumpleto na. Di ba, sino na diamond tour dito? Lahat naman, di ba? So, ibig sabihin, kayo, nakita nyo na talaga napakaganda ng anong kumpanya natin. Wala ka nang hahanapin pa. Wala dyang pila-pila kung ano-ano pa. Wala kang masabi pa. Tama? Hindi ka naman nahirapan. Pagpalit ng chicken, hindi ka naman nahirapan. Di ba? Dashboard lang. Tama? Okay. Gusto nyo mabilis, ha? Believe in business. Okay? So, ito ibig sabihin yan. Dito na lang. Ito. It is important that you have 100% belief in what you do. Your potential business partners will not believe you until they see the belief in you. Ayun yung sinabi ko kanina eh.
kailangan patunayan mo muna sa sarili mo na may paniniwala ka bago ka mag-share sa iba tao. Tama? Ikaw muna mismo ngayon, ikaw nandito ngayon, ikaw nakasaksi. Paniniwalaan mo muna na dito ka magyayaman, dito ka mababago, dito ka gagaling, dito ka gaganda, etc., etc. Paniwalaan mo muna yun bago mo i-share sa iba. Kaya ka nga nandito ngayon, umatindi, para matutunan mo. Tama? So may panlaban na labang ka na. Ayan. Wari ko eh. Ikaw na. O, diba? So, part 2 na. So, ibig sabihin, yung 7 step to success. So, yan ang kagandahan nito ngayon. Success na ang pinag-uusapan natin. Nag-enjoy po ba kayo sa akin? May natutunan po ba kahit papano? Taas nga po ang kamay kung nakakaintindi nga. Taas nga po. Yung babae talaga ng mga bisita natin today, palakpakan naman natin yan. So, ito po yung susunod na to, step to success na to. Iisa-isahin natin yan. Pero ito ang kagandahan nito. Hindi na ako magpapaliwanag. My topic is already enough. Already finished. Ganun lang. Yun, mahirap eh. Binasa ko lang ng kakaunti yan kanina. Ni-review-review ko lang ng kaunti. Sabi ko, ah, na-experience ko na lahat yan. Kaya madali na siyang i-discuss. Okay ba? May natutunan? So, ito po, ang magdi-discuss nito. So, without further ado, no? So, wini-welcome ko sa inyo ang ating Sapphire Presidential Director. Na yung tao na yan ang nagdala at bakit kami nabago ang buhay dito sa iFern. Siya ang dahilan, lahat kami na bago ang buhay. At lahat ng mga taong nasa paligid namin at yung mga taong naniniwala at hindi bumitaw at hindi na kumbaga sa ano, hindi nadala ng mga negatibo at naniwala sila sa amin at nabago din ang buhay nila dahil din sa tao ring ito. Kaya ulitin ko ha, kung ano ka ngayon, huwag kang umasa, pagdating sa ilalim mo, may magiging ganun din. Okay? Kung masama ugali mo, huwag kang aasang wala ding maging masama ugali sa ilalim mo. Ganun dito. Kaya si Applied Cecil, may puso yan. Mahal na mahal niya kaming mga grupo niya. Kaya ganun din siya naming kamahal. Lalo na ako. So, sabi ko nga, pag may kunting nararamdaman yan, ako agad na nasasaktan. So, dahil siya na ang sunod na magsasalita, pakinggan na lang natin. Kasi sa totoo lang, kahit ako asawa niya yan, yung training niya, may nagbanggit kanina dito ako sino yun, yung nag-DO daw niya, yun daw yung laging pinapakinggan niya. Ay, si ma'am. Oh. Kahit ako po, pag wala akong ginagawa, kahit kayo, pag wala kayong ginagawa, basta pakinggan nyo lang yun. Panoorin nyo lang yung training niya before. Napakalinaw, napakahusay. Siya nun, parang field manager pa lang, or I think, isip BP. Baka hindi ko alam. Kita mo naman yung tsura pa niya nun eh. Millionaire's Club. Ano, Millionaire's Club pa lang. Ibig sabihin, FM pa lang. Oo. So, naka-Millionaire's Club pa lang siya ng ano, coat. So, yung time, hanggang ngayon, pinapanood ko pa siya. Kasi pagka, minsan kasi ako, nawawala na yung focus. Minsan, kapag, di ba may ganyan din kayo, na nawawala na yung iPhone sa ano nyo, manood lang kayo doon. Mababalik ulit, mabubuhayan ka ulit. No? So, without further ado, pinipilkam ko sa inyo, our Sapphire Presidential Director, please all welcome. Di ba binanggit sa attitude, positive mindset, tama? Binanggit niya kanina yon. O, paulit-ulit niya ding diniscuss to. Yung belief. Belief sa sarili mo, sa kumpanya. Iniisa-isa lang natin, ha. Belief sa kumpanya, belief sa sarili mo, sa crosslines, sa uplines, sa industriya. Tama? Yung sinabi niyang commitment. Yes, ito yung ABC of success. D, discouragement. Iniisa-isa niya to kanina. Ano pa? E, excitement. Nire-recap lang natin, ha? F, focus. And G,
goal, setting. Ito yung composition ng 95%. So kung hindi ka kumikita ng malaki, ito ang may problema sa'yo. Check mo kung positive ba yung mindset mo. Kung check ka dyan, baka dito sa belief ka may problema. Baka sa commitment, baka sa discouragement, sa excitement level, sa focus, and sa goal setting. Pag ito na ipasa mo, kahit hindi ka masyadong marunong, yayaman ka sa iPhone. Agree ba? So you need to assess right now. Baka nasobrahan ka dito. Baka nasobrahan ka sa skills, sa attitude ka, napakalaki ang kulang. Kung kumikita ka ng 10,000 ngayon, malamang-lamang ang attitude mo pang 10,000. Pero basically, pasado yung skills mo. Ano ibig ko sabihin? Marunong kang mag-RBA. Nararamdaman niyo ba yun? Na pareho naman kayo ng pang-RBA ng tao na yun. Magkakaiba ba tayo ng RBA book? Pare-pareho, napapansin niyo yun? Bakit pare-pareho tayo ng pang-RBA? Pare-pareho tayo ng NDO'ng ginagamit? Pare-pareho tayo ng paglalatag? Pero magkakaibang income natin? Napansin niyo? Kasi madaling ipasa ang 5%. Saan nagkakaroon ng diferensya? Sa attitude. So yun yung ipasa ninyo. Kaya kanina, yung kay body na mga diniskas, yun yung pinaka-importante para magtagumpay ka sa iFern. Kasi yung i-discuss ko right now, sobrang simple. So ito yun. Ang unang step para magtagumpay ka dito, kailangang user ka ng product. Okay, paano mamamairi-relate yung attitude dito sa unang step? Yung belief. Baka kasi gusto mong kumita ng malaki, pero ang sabon mo sa bahay, hindi naman Aurora. Tama, meron ba? Ba't napatama ka dyan? Tapos magtatanong sa sarili, ba't hindi ako top earner? Ang sabon, dahil alam niyo kung bakit, nagtitipid. Dahil mas mahina yung belief mo sa produkto at sa kumpanya. So, ang belief level mo, bagsak. Baka mamaya, ang iyong toothpaste, hindi silver fresh. Baka mamaya, ang sabon mo, yung mga nakakapagpapula ng pisngi. Yung mga kulay orange. Oo, kayo nagsabi niyan. Oo, di ba? Baka mamaya, ang lotion nyo, hindi Aurora lotion. Kasi, yan ang una. Kailangan, kung iFern ka at gusto mong maging matagumpay dito, ikaw ang number one na user ng product natin. Ma-share ko lang kanina, nag-CR ako sa banyo namin dun sa baba, sa Valle Verde. Pagtingin ko sa lababo, may nakita akong ibang brand. Nagpanik agad ako. Sabi ko, sino nagpunta dito na dala-dala itong toothpaste na to? Bakit nandito to? Sinong gumamit? Sino naging bisita? Isa-isahin natin. Sino yung pumasok sa kwarto na to na ito ang toothpaste na dala-dala? Sabi sa akin nung ano namin, tagalinis, ma'am, yan po ay yung panlagay po natin sa loob ng, yung sa ano, yung sa toilet, yung pang palinis, pang flush. So, yung close gate, pang flush lang namin sa CR. Ayun, tinanggal lang daw niya pansamantala, so ibinalik na ulit. So, ganun ako, ka-meticuloso, pag dumalaw ako sa bahay ng downline ko, ang una kong pinupuntahan, lababo, CR. Kasi dun ko makikita kung pasado siya sa belief niya, sa produkto at sa kumpanya. Okay? So, kung kayong lahat na naririto, tanungin ang sarili, ang product ba ginagamit niyo? Eh, kayo lang naman makakasagot niyan. Pwede naman mag-yes kayo sa akin, pero ang totoo ay no. Ama, kanya pa kayo sumagot ng no ngayon dito, di pinalize ko, pinalabas kayo ng pinto, di ba? So, yun. Be the product, yun ang number one. Kaya nga, kilala yung grupo namin sa Angkan Package. Kasi, yung Angkan Package, lalo na kung ikaw ay hahawak ng isang lugar,
isang area, kinakailangan may on-hand product ka. Ang hirap na, huy, alam mo, ang ganda ng sabon namin. Ang ganda ng toothpaste namin. Ay, di, nakumbinsin mo. O, sige nga, pabili. Ay, teka lang ha, o order lang ako sa dashboard. So, saan? Nawala ang kliyente kasi wala kang on-hand. Nag-gets nyo? So, bakit namin pinag-aangkan? Kasi belief mo yun sa marketing plan. Belief mo na yung pera mo, pag inilagay mo sa iFern, alam mong hindi ka malulugi. So, kaya nga binanggit ko nung Cecil, ang malaking capital equals malaking commitment and malaking belief sa kumpanya. So, yun ang kinakailangan. Meron kang on-hand na product. Taas ang kamay ng may on-hand. Yung magkabiglaan ay may ibibigay. Oo. Yung wala, ay wag na magtanong kung bakit kahit ang income ay hindi makapasok mo lang sa top 100. Oo. Nagigets nyo po? Kasi, pag may on-hand product ka, ang focus mo andun sa produkto. Ang focus mo, maidispatcha yung mga product na yun. Tama? So doon ka magkakaroon ng pursige at doon ka sisipagin at doon ka lalabas yung malalaking income. Kasi anytime na may makausap ka at magustuhan yung iFern business mo, meron kang pangkaliwaan. Okay? So, ayan. O, tinan nyo, di ba ang simple? Number 2 na agad, di ba 7 to? So, anong una? Kailangang ikaw ay gumagamit ng sarili nating product. Di ba napakadali? Kaya nga 5% lang eh. Mabilis nga lang talaga tong parte ko eh. Pero, hindi ito magiging madali kung ang attitude mo ay bagsak. O, ikalawa. Pansin ko, nakakatuwa. May mga dalang notebook ah. Ayan. Isa sa itinuturo po dito sa iFern, wala pang pandemic, pinabibili tayo ng notebook na mamahalin. Narinig nyo na yon? Okay, pakitaas ng notebook na mamahalin. Sige nga, taas natin, taas! Taas nyo! Okay. Yung mamahalin ang sabi ko, yung mamahalin, yung notebook na nung binili mo, aray ang bulsa mo, itaas ang notebook na mamahalin. Sige po. Mamahalin yan, madam. Magkano ang bili mo, madam? Oh, hindi mo binili. Okay? So, see? Ang usapan po, mga upline, ay bumili ka ng notebook na mamahalin. Mahirap ba yung instruction? O, saan may problema? Klaro na. Klaro na. So, simple. Napakasimple ng skills. Ang sabi, gamitin daw yung product. Then, bumili ng notebook na mamahalin. Ang tanong, bumili kayo. Kasi nga, may sarili kayong sistema. May sarili kayong mindset. Ibig nga ako bibili, may nagregalo naman sa akin, mahal na mahal. Ari, iingatan ko na lang, ari. Diba? Tama, upline? Uulitin ko, upline. Ang sabi, bumili ng notebook na mamahalin. Nakikita nyo? So, saan may problema? Okay, taas ang kamay ng one month ng member ng iFern. 1 month and above. 1 month na, 1 month. 1 buwan ng mahigit. Mga 1 month, 2 months, 3 months, 1 year, ganon. Taas ang kamay. Okay. Taas naman ang kamay ng below 1 month. Ayan. Yung mga below 1 month, hindi kayo dapat tamaan sa sasabihin ko ngayon. Ang tatamaan lang ay yung mga 1 month and above. Okay. Alam niyo kung bakit? Ang simple. May isang buwan na kayong sinasabihan ng apply ninyo na bumili ng notebook na mamahalin. Ano? Gaano ba kahirap pumunta ng National Bookstore para bumili ng notebook na mamahalin? Nag-gets niyo po? Kasi alam niyo, naiintindihan ko kayo. Kasi nang yan ay sabihin din sa akin, matatawa kayo, alam niyo kung anong binili kong notebook? Yung writing. Yung writing na tigsa 10 piso. Kasi,
napapataas ang kilay ko. Ba, hindi ako bibili ng notebook na mahal? Ano bang, pwede namang no, ako lilista lang eh. Alam niyo yung acne. Alam ko na yan. Mas maalam pa ako doon sa nagtuturo. Tingnan niyo naman, wala akong naging resulta ng mahabang panahon. Kaya lamang, meron akong naging downline. Papangalanan ko si Upline Pampanganiban. Siyempre, masunurin talaga yun eh, yung kumari ko na yun. Ang nangyari, di, siyempre ako nag-NDO. Yung alam mo yung, ang galing na ang magsalita, pero di din naman nasunod. Kaya gay-gayan din. Nung umpisa ako, gayan din eh. Nagsasabi sa downline, pero ako mismong upline, di naman ginawa. Ay di sinabi ko, oh, bumili ka ng notebook na mamahalin. Ay inako, ay bumili nga. Ang binili nila, alam niyo kung ano? 800 pesos na notebook. Sabi ko, Mari, ba't ka bumili? Sabi sa akin, ay sabi mo eh. Pero tinanong ko pa rin siya, sabi ko, ba't naman 800? May 300 naman. Sabi niya, ang notebook na daw talaga niya ay 300 na. Kasi engineer siya. So yung 800, sinunod niya ako na yung tipong nangangatal-ngatal daw siya nang binayaran niya yung 800 na yun. Mula noon, bumili na din ako ng notebook ko and effective siya. Tanungin niyo po yung lahat ng top earner. Tingnan niyo ang mga bag na mga yan. Right now, marami sa top earner ang notebook ay Louis Vuitton. Anong hirap sulatan. Alam niyo, simple lang naman ang logic, bakit ka pinabibili ng mahal? Ang unang tinitingnan sa iyo dyan, yung kakayanan mong sumunod. Sa simpleng pagbili ng notebook, hindi mo kayang sumunod. Pagyaman pa kaya? Tama ba? Gaano kahirap pumunta ng National Bookstore para bumiling notebook? Ay bakit pag sa inuman, pag pinabili isang case na Red Horse, ay automatic ay may isang case? Ay, hindi ka mayayaman pag bumili ka isang case? Tama ba? Ay ba't ito na notebook? Bakit kay importante ang mamahaling notebook? Dahil ang pagmamahalin, simple lang yan. Di ba pag mahal, iniingatan? Testingin ninyo, may notebook ang Louis Vuitton. Testing lang. May notebook ang Louis Vuitton. Sa tingin nyo, maiiwanan nyo? Maiiwanan nyo yung notebook na Louis Vuitton? Ay, worry ko'y kahit saan ka pumunta'y daladala mo yon. Ganon kasimple. Bakit? Dahil nasa notebook na yon, doon natin ililista ang ating mga pangarap. Magkaroon ka ng notebook, ilista mo lahat ng gusto mong ma-achieve dito sa iFern. Bukas daw, mamaya. Bukas pa yun. Ang tawag doon, procrastination. Tama, yung kayang gawin ngayon, ipinagpapabukas pa. Attitude. Tama? Oh. So, relate? Oh, saan may problema talaga? Attitude. Di ba? Oh. Ito, ililista nyo ito. Ano ba yung gusto nyong makuha? Ilista nyo. Kasi, ang tawag dyan, power of yung declaration. Minagmamanifest kasi pag ang isang bagay na gusto mong makuha ay isinusulat mo. Oh, gusto mo, lagay mo, gusto mong makabayad ng utang, makapag-provide ng maganda sa pamilya mo, magkaroon ka ng mas maraming oras sa pamilya mo, ilista mo lahat ng gusto mong mangyari. Kailangan mo siyang ilista para magmanifest siya. Makikita siya at maririnig ng universe kapag inililista. Pansinin ninyo, right now, pag-uwi nyo mamaya, yung notebook na mamahalin, hindi po yan. Ilista mo na agad yung mga gusto mong makuha and balikan mo siya after ilang years. Makikita mo, natupad lahat siya. One by one. Kasi, idineclare mo. So, wag kang magtaka right now kung ang income mo ay hindi ganun kataas kasi nga, notebook, wala ka. Sabi nga, paano kang bibigyan ng malaking income ay wala ka namang hinihiling? Tama ba? Gusto mo ng 120,000 or 100 million or 1 million, ang sabi sa iyo ng universe, saan mo gadadalhin? Ba't ka bibigyan ng million-million? Wala ka namang pagdadalhan. Tama? Kaya hindi ka kumikita ng malaki ngayon kasi wala ka pang pagdadalhan. Wala kang sinabi sa universe na paglalagyan mo. Agree? So, kasi yan, pag inilalagay mo yan, di sinusulat mo, nagmamanifest dyan yung paniniwala mo
na sa pamamagitan ng iFern, makukuha mo to. So, ano ulit ang connection? Attitude. Balik ng balik sa attitude, no? Oh, sabi, hindi ang ibig sabihin ng attitude ay mabait. Ang ibig sabihin ng attitude, ugali. Ugali. Yan. Ilista mo siya. Kasi, pag yan ay nasa notebook mo, paulit-ulit mo siyang nakikita. Alam niyo yung commercial, di ba pag paulit-ulit na nakikita, nagre-retain sa isip. Yung kanta, pag paulit-ulit mong naririnig, nagre-retain sa isip. So ayan, kapag may notebook, paulit-ulit mo siyang nakikita, nagre-retain sa isipan mo, nagiging fuel mo siya. So bibili na ng notebook? Alam nyo, yung kinausap ko nung 2 years ago, about din dito sa notebook na ito, awa ng Diyos. Hindi ko alam kung nasan sila. Kasi, sa totoo lang, attitude. Kasi pwede ngayon, naiintindihan nyo yung sinasabi. Pero paglabas, nasa sa inyo pa din ang pagsunod. Ulitin ko, attitude. Madali ang problema ay attitude. Minsan kasi, nilista ko naman, sinundan ko naman, bumili man ako ng notebook ika. Noong unang taon, yung pangalawang taon, hindi naman ika ako ng notebook, di naman nangyari. So, nung kalawang taon, hindi na nagsulat at hindi na bumili uli ng panibagong notebook. Ang gusto, agad-agad ay makikita. Samantalang ang attitude po, paulit-ulit yan. Lifetime mo na yan na dapat na ginagawa. Habit mo na siya. Okay? So, ikatlo, involved na naman yung notebook na yan. Kaya tinan nyo, napaka-importante po talaga ng notebook. Kaya, sabi ko kanina, yung mga one month above, ang tawag ko po kasi sa inyo, luma. Lumang member ng iFern. Ang bagong member lang po ng iFern ay yung mga 1 month below. Bakit? Sa employment po. Sa employment ba, kapag isang buwan na, ikaw ate, pag 1 month ka na employed, na hire, tapos hindi mo alam ang ginagawa mo, anong gagawin sa'yo ng amo mo? Ano gagawin sa'yo ng amo nyo? Di kayo sabi sa'yo, you're fired. Pag 1 month. Pag 2 months kaya, anong gagawin sa'yo? Double fired, tama? O, pag 3 buwan na, triple fired, tama? O, yung lahat ng 1 month and above, sabihin nyo sa sarili nyo, kung ilang buwan ka na ngayon, dun ka dapat ilang beses sabihin mo sa sarili mo, you are fired. Kasi bakit? Bakit pag empleyado, sunod ka ng sunod at bigay na bigay mo ang todo? Kahit hindi ka marunong magsulsi, magsusulsi ka. Kasi yun ang sabi ng amo. Hindi ka marunong magtimpla ng kape, magtitimpla ka ng kape. Dahil ang sabi ng amo. Ay ba hindi ito sa iFern? Ang sabi sa inyo bumili ng notebook, ay hindi pa rin kayo nabili hanggang ngayon. Hindi dapat sa inyo yung ma-fired out na. Tama? Kasi hindi ka nasunod. Tama? Dahil ang iFern business ay sarili mong negosyo. Sinong amo? Ikaw. So tumingin ka sa salamin, sabihin mo sa sarili mo, you're fired. Ilang buwan na eh. Ilang taon na eh. Tama ba? Kasi kung kaya nating sumunod sa ibang tao para matupad ang pangarap nila, ba't hindi mo kayang sundin yung sarili mo na sarili mo namang pangarap ang matutupad na? Tama? Bakit? Dahil attitude. Attitude. Balik ng balik dito. Dahil yung notebook po sobrang importante nun. Dahil nandun ang ating inventaryo ng pangalan. Dati ang tawag namin dito, prospect list. Hanggang ngayon naman, prospect list. Ililista mo sa notebook ang 200 katao. Sino ng member ng iFern Club 100? Sino ng member na nun? Okay, di ba ang utos doon, kinakailangang 100 times kang ma-reject? Tama ba? Pang ilan na po na-rejection kayo, ate? Bilang nyo po. Alam nyo kung ba't di nyo nabilang? Wala kang notebook. Balik ulit tayo dito sa attitude. Tama ba, te?
Nasa na lista? Kasi, kung may lista po tayo, nabilang mo at masasagot mo ako, ilan na ang naka-reject sa'yo? Tama? Dahil sa pamamagitan ng notebook natin, na may nakalista tayo na pangalan, mamomonitor mo kung ilan na ang nag-reject sa'yo. Ang goal kasi natin, sa unang mga buwan natin, ay ma-reject tayo ng 200 beses. Bakit kinakailangang ma-reject ng 200 times? Para kumapal ang mukha. Kasi pag hindi makapal ang mukha, hindi mo kakayaning humarap sa iba pang mga tao at iba pang mga bagay na haharapin mo dito sa iFern. Kasi ang pinag-uusapan natin pagyaman, hindi po yun madali. Kung hindi makapal ang mukha mo, hindi mo kakayanin ang yumaman. Kasi konting sabi lang sa iyo, bibigay ka na kagad. Kung yung nga sa empleyado, di ba, sa employment, di ba sa employment, ang dami nating mga issues dyan, kinaya mo, di ba? Eh, ito pa kayang pagyaman? Sa employment na ang kapalit ay minimum wage, napakaraming struggles, ito pa kayang pagyaman? Plus, dito sa 100 na lista na to, dyan sa mga listahan natin, gagamitan natin ang tinatawag na spiral method. Alam niyo yung spiral method? Sa mga bago to, pakinggan nyo po, kasi baka mamaya sobrang excited, gusto na agad pumunta ng Cebu, gusto pumunta ng Davao. Nung isang araw lang, mayroon akong downline, nagpapaalam sa akin, pupunta daw ng Cagayan de Oro. Cagayan de Oro ang gustong puntahan dahil dun daw siya mag-grind. Imagine, sinasama pa ako papuntang Cagayan de Oro. Oh, hindi naman masama po yun. Pero, mayroon po tayong tinatawag na spiral method. Alam niyo yung coil, yung katol? Kung may notebook ka kasi, magagawa mo to. Ano ibig sabihin? Kung mag-grind ka, dun muna sa area mo. Yung hindi mo kailangan mag-tricycle, mamasahe, gumastos. Yung munang malapit sa area mo, dun ka maglalatag ng maglalatag. Bakit? Ang goal mo lang kasi magpa-reject. Pupunta ka pa ng Cagayan de Oro para magpa-reject? Ano social mo naman? Gets nyo? Magpapa-reject ka lang, te. Wala naman sinabing magpa-pay-in ka. Magpa-reject ka lang, pupunta ka pa ng ibang bansa. Ang syala. Nag-gets nyo? Kasi yung first 3 months sa iFern, yun ay practice stage. Nagpa-practice ka pa lang. Yung parang magtotok ka, tapos magre-rebattle sa'yo yung kliyente, aalamin mo kung ano yung dapat isagot, nandun ka pa sa OJT stage. So kung nandun ka sa OJT stage, huwag kang lumayo, huwag kang pumunta dito, dito ka lang. And ang nakakatuwa, habang nagpapareject ka, meron at meron diyang bibili ng product. Meron at meron diyang magpipay in. Ngayon, pag may nagpay in na, magkakaroon ka na ng resulta, ay di may pamasahe ka na sa sunod na area. Kaysa sa dun sa wala kang ang kita, wala ka pa nga napapay in, wala ka na bebenta, babanat ka dito sa area na to. Dilugi ka. Negative ang kalalabasan mo, tapos sabihin mo, ang hirap naman ng iFern, lugi naman di yan, wala man akong kinita. Ay, paano? Hindi ka sumunod sa sistema. Balik tayo sa attitude. Dahil ang ginawa mo ay, alam ko na yan. Tama ba? Hindi na naimik yung iba. Siguro gay on sa kanilang upline. Tama ba? Siguro. Naggaya na agad sa upline. Tahimik ka sa ganito, sa ganito, sa ganito. Oh, magpapareject, pupunta ng kung saan-saan. Tama? So, dun lang sa area, yung kinakailangan lakad-lakad muna. Isa-isahin mo lahat ng kapitbahay mo. Ang nakakatuwa dyan, pag ginawa nyo yan, sorry, pag ginawa nyo yan, dahil nga ang goal mo ay magpa-reject, paglabas mo ng bahay, yes, na-reject ako. Pinagtatawanan mo siya dahil na-reject ako. Para bang ang dating eh, ko, ayaw na ayaw sa iPad, di naman niya alam na pinagpapraktisan ko lang naman siya. Alam yung gigil na gigil ika eh, talaga naman labas ang litid sa gigil eh, pinagpapraktisan ko lang naman. Di ba? So, mas magaan.
Kasi nga, ang nasa isip mo, pinagpapraktisan mo lang siya. Pero ang maganda po doon, yung mga pinagpapraktisan na yan, kadalasan po nagpipay in, abot-abot ang kahiyaan. Dahil hiyang-hiya sa'yo. Sino ka naman agad makakapagpapay in ang hindi mo pa sa ulado yung RBA? Mali-mali pa yung sabi mo. Tama? So yung 100 na yan, ililista mo yan sa notebook mo. So you need to rearrange yung may notebook na, ayusin niyo po, arrange yung lista ninyo. No, kasi ikakategorize natin yan. Ito ha. Ikakategorize natin yan. Di ba sabi, maglista ka ng 100 to 200 katao. Yung 100 to 200 katao na yan, ang tawag dito, prospect list to. Prospect list. Yan yung diyan ka magpe-perform ng OJT. On the job training. Training lang to. Para ang ibang tawag namin dito, rejections list. Ngayon, ikakategorize mo yung 100 to 200 na yan. Gagawa ka ng column. Kailangan mong mahanap yung top 20 sa listahan mo. Saan man gagaling yung ililista mong 100 to 200? Kasi kadalasan niya sasabihin, ang dami naman! Saan ko kapag kukunin yung 200 na yan? Tingnan niyo po yung census ng barangay niyo. Lampas-lampas pa yan. Tama ba? Kasi ito, ang ibig sabihin dito, kahit hindi mo kakilala. Basta ilalagay mo 200. Tingnan niyo yung Facebook niyo. 5,000 na agad yan. Tingnan niyo yung cellphone niyo. 100 na agad yan. Pero hindi mo mailista. Kasi ang ginagawa mo, ay, si Kumaring ano? Ay, hindi ko sasali. Ay, ito yun. Ang ginagawa mo ay prejudge list. Ang sabi sa iyo ay prospect list. Saan ulit may problema? Attitude. Tama? Ngayon, dun sa 100 to 200, meron lang akong special na ipagagawa. Kailangan yung makuha yung top 20. 20 katao, ilagay mo dito. Kilala nyo naman yan. Kilala nyo naman itong ilalagay nyo, di ba? Yung 20 katao na ito, ang tawag ko dito ay man. Yung sa tingin nyo'y positive sa negosyo. Yung alam ninyong rakitera, may kapangyarihan, mayroong authority, may network. Kilala nyo yan? 20 yan, 20. Ang tawag ko dyan ay mga high-end mo na client. Yung talagang pag nilapitan mo, alam mo sa sarili mo na yan ay sasali. Yung parang for formality purposes na lang ang presentation. Yung tipong kahit walang presentation, sasali. Kilala nyo yan kung sino yung 20 na yan. Pero yung 20 na yan, hindi po yan lahat sasali. Pangungunahan ko na kayo. Minsan, malakas ang expectation mo na sasali sila, pero yan po ay hindi sasali. Kaya lang, kailangan nyong ilista yung 20 dahil out of 20, kukuha ka lang ng 4. Meron at meron po yan, promise. Kung wala man, refill ka lang ulit ng panibagong 20. Bakit ko po pinapagawa yung special case na to? Dahil dito sa 20 na to, wag na wag nyong kakausapin ng kayo lang. Ha? Lalo sa nag-uumpisa. Or kahit doon sa gusto pa gustong magkaresulta. Ulitin ko, yung 20 high-end ninyo. Kasi masasayang to pag hindi kayo kumausap ng may kasama. Pag walang kasama, masasayang sila. So itong 20 na ito, kakausapin nyo ng kasama ang inyong upline. Bibigyan nyo ng priority. Ihingi kayo ng appointment sa upline ninyo para makausap itong 20 na ito. Dahil out of 20, makukuha yung 4. Okay. Dodrawing ko dito. Ikaw to. Kinakailangan magkaroon ka ng 4 na line. A, B, C, D. Yung 4 na yan, makukuha mo doon sa top 20. Okay?
Itong apat na ito, pag nag-pay-in yan, malamang-lamang katulad ng ipinay-in mo. Kung ang ipinay-in mo ay family package, malamang-lamang itong apat na ito, family package din ang ipipay-in. Tama ba? Okay. Pag nag-pay-in itong apat na to ng family package, for sure, may resulta ka. Tama? Magkano ang resulta mo? 198,000. Sa tingin mo, may maibabandera ka na sa mga bashers mo? Tapos, itong apat na to, may resulta din yan. So sa pamagitan ng apat, magkakatulungan kayo na magkaroon ng resulta. Kasi, tandaan ninyo, ang mundo natin, to see is to believe. Kasi, in 3 months, lahat sila nakatingin sa inyo. Kapag wala kang resulta sa loob ng 3 months, mas lalo mong pinahihirapan ang sarili mo na mapasali sila. Kasi once na resultado ka, yung mga negative, di ba, 100, yung 200 minus 20, ilan ang naririto? Mga 80. Bukod pa yung mga 50-50 sasali. Pag itong mga, itong apat na to, sumali, nagkaroon ng resulta, kayong lima, nagkaroon ng resulta, itong mga 50-50, alinlangan, sasali na. Tama ba? So, mas lalong tataas ang resulta ninyo. Tama ba? Kasi resultado kayong lima. Pag resultado na yan, itong mga negatrons, sasali na din yan. So, yun ang strategy. Hindi mo kinakailangan kanaan lahat ito. Pili ka lang ng 20. And the rest, pampareject na lang sa'yo. Ngayon, hindi naman automatic na nireject ka, inireject ka na for life eh, di ba? Pwede mo naman silang ibalikan for follow-up. Kaya, meron tayong pang-apat na column, yung tinatawag ko na status. Dito mo ilalagay, lagay mo, si Kulasa, ganitong date ako nireject. Babalkan ko ito yung after ganito. Meron kang monitoring. Kasi nga, ang ating negosyo ay negosyo ng tao. So may inventaryo tayo ng tao. Ang inventaryo natin hindi dilata, hindi damit. Ang inventaryo natin ay tao. So kung wala kang notebook para dito, ano magiging inventaryo mo? Tapos sasabihin mo sa upline mo, upline, wala na akong makausap, member ng lahat. Weh, di nga. Upline, wala na akong mapuntahan. Napuntahan ko ng lahat. Eh paano, nakalista sa'yo, 20. Saan uli may problema? Attitude. Okay? Paano naman ang approach pag nakapaglista ka na? Pag nakapaglista ka na po, huwag mo naman babanatan agad ng, huy, sumali ka dito sa iFern. Ito kang kakausap mo lang, yung matagal mong hindi nakilala, hindi nakausap. Medyo kumukumustahin mo naman. And meron po akong kaming strategy na ginagawa sa grupo namin. Minsan kasi gasgas na yung kumusta, di ba hindi nagre-reply? Nararanasan niyo yun? Hindi nagre-reply. Kumusta ka ng kamusta? Dahil nga nalaman na taga-iFern ka na, wala, sinsaw na. Para bang may ketong ka na hindi ka na hindi, para may sakit ka pag kinausap ka. Ang dating is, parang pag chinat mo siya, ipasasalahin mo agad. Minsan naman, iimbitahan mo lang naman sa birthday yan, di ba? Kukunin mo lang naman si, na inaanak yung ninang sa anak mo, di ba? Parang may mga ganun, iniiwasan ka. Kasi ayaw nilang kikita ka dahil nila. Pero meron po kaming natuklasan na lahat po pala, lalo na ang Pilipino, kapag po isang ugali po ng Pinoy ay ang tumulong. Yung pa-hero, yung kahit walang wala na itutulong. Kaya meron kaming naging strategy sa grupo namin na tuwing 11, actually hindi tuwing 11, meron kaming mga times na 11 PM, nagme-message kami sa mga kaibigan namin asking for help. Sabihin namin, sis, pa-help naman, 11 PM.
Sa tingin nyo, anong mararamdaman nung nakabasa? Emergency, tama? Which is true. Emergency. Kasi meron kami sa team na hitting target na kinakailangan pagpatak ng alas 12, ma-hit mo yung target na yon. So you will ask and you will do whatever it takes para ma-hit mo yung target na yon. So, ang nakakatuwa, dahil nga likas sa Pinoy or likas sa mga kakilala natin na matulungin, talagang nagre-reply kahit ang tagal mo na silang mini-message. Sis, bakit? Ano nangyari? Sis, meron lang kasi akong hinihit na target. Eh, kulang na lang ako ng isang sabon. Bilhan mo naman ako. Really? 11 p.m.? Oh, sis, parang awo mo na, ganyan-ganyan. Oh. Pero, ano man ang mangyari, still, napabili mo sila. Nahit mo yung target mo. Yun yung sinasabing you will do whatever it takes. And may diskarte. I-deliver kahit isang perasong sabon. May chance na kayong mag-meet. Nagets po? So, it's another strategy. Yun, para naman yun sa mga hindi mo mahuli-huli, yung lagi may gagawin, kung ano-ano. O, banatan mo, baka sakaling effective sa inyo. So, kasi so far, effective sa amin. Tapos, may dala ka na agad isang sachet ng coffee. Uy, sis, thank you talaga na save mo ako sa target ko nung gabing yun. O, ito, may free isang kape, coffee tayo. So, nagkaroon kayo ng rapport. Nagkaroon kayo ng connection. Kasi naputol siya nung malaman niyang nag-iFriend ka na. Tama ba? So, you need to build connection. At saka, meron kasi sa totoo lang, syempre, parte ng negosyo natin, ipinopost natin yung mga achievements natin, tama? Merong mga tao na nayayabangan sa post natin. Merong tao na awkward na lumapit sa atin. Parang ang sabi nga ay, ang layo-layo mo na. Parang makakalapit pa ba ako sa'yo? So yun, you need to do something na mararamdaman ng client mo na reachable ka pa rin. Halimbawa, kamag-anak mo, normal yan eh, hindi sila nasuporta sa'yo. Normal yan. O, dalhan mo ng cake. Regaluhan mo, ngayon papasko, di ba? Regaluhan mo yung beauty cream. Para magkaroon ka ng interconnection ulit. Magkaroon kayo ng usapan ulit, topic. Kasi pag hindi mo ginawa yun, at babanatan mo na sumali ka na sa iPhone, ganyan, ano na yun, lalo na kung halimbawa may positions ka na, malayo na yung gap. So you need to connect. No, yun yung sinasabing forms. Tanungin mo, kumusta yung pamilya niya? Kasi baka mamaya binabanat mo na agad yung iPhone business, di mo man lang nakukumusta pa. Or baka naman kinukumusta mo rin naman, hindi naman nag-reply. Mas madalas ganon. So it's either, basta ang aking payo, kinakailangan doon sa 100 list, magkaroon ka ng connection para magkaroon siya ng yung kapalagayan loob ka ulit. Lalo yung mga kaibigang matagal mong hindi nakasama. Yayain mo mag-basketball, yayain mo mag-inom kung kinakailangan. Diba? Tapos, isa pa sa strategy namin, yung bawa, nagpalinis ka ng kuko sa salon, sumakay ka ng taxi, ano pa mga activity, napadaan ka sa mall, may nakatabi ka, ang ginagawa namin, kinukuha namin yung Facebook account. Kayo ba ginagawa nyo rin yun? Yun. Kailangan nyo kunin yung Facebook account and tsatsagain ninyo na i-like and i-comment para nakikita nila yung mga postings mo. Kasi pag hindi mo sila chinaga, hindi nila makikita yung mga postings mo. Pampadami yun ng prospect list. Kaya, araw-araw, nare-refill yung prospect list. Kaya nga nagtataka ako doon sa mga hindi kayang mag-provide ng mga prospect eh, di ba? Kasi araw-araw, ang dami mong na-encounter, ang daming, imagine ninyo, 111 million ang tao sa Pilipinas. Ba't wala kang prospect? Gets ba? O, saan may problema? Attitude. Bombang-bomba na kayo sa attitude. O yan. Nababasa naman. Nabanggit ko na to kanina, yung top 20. Sinabi ko na rin to kanina. Yung ito. Picturean niya na lang. Yan.
Numbers game kasi tayo. Pag madami kang lista, mas marami kang kakausapin. Mas marami kang mapapresentan. Mas marami at mas mataas ang probability na may mapapayin ka or may mabentahan ka. Pero, pag wala kang nakakausap, wala ka kasing lista. Bakit wala kang lista? Wala ka kasing notebook. Ate, balik uli. Ayun. Sige, ate. Kasi pag wala kayong lista, wala kayong negosyo. Kasi sa mga tao nang gagaling ano natin, di ba? Pag may nag-pay na isa sa kaliwa, isa sa kanan, di ba yun ang commission, dun manggagaling. So, sino magpipayin kung wala kang kinausap? No? Ngayon, yung pagpapaset ng appointment, kailangan palagi keep it short and simple. Kiss. Huwag niyong silang presentan sa chat, sa video call. Pwede naman yung mga ano, halimbawa, talagang sobrang layo sa ibang bansa. Pero proper siya, yung professional. Huwag ka magpe-present ng nakasando, bago gising ka, ipe-present mo, sabihin mo, yayaman dito sa iPhone, tapos itsura mo ganun. Diba? Kung paano mo siya ginagawa offline, ganun mo din siya gawin ng online. Hindi naman bawal i-present online, basta sumusunod ka pa rin sa sistema. Sa Zoom, may mga link, may scheduling, kasi kinakailangan bigyan mo ng importansya yung oras ng tao. Same din ang oras ng upline mo, di ba? You set appointment. Tapos, make sure na nakakahawa yung pag-invite mo, contagious. Yung magki-create ng curiosity sa kanya. Yung full of excitement. Sabi mo, sis! Nako, magkita tayo, grabe. Magkita tayo sa Scriba Drive. Grabe talaga, promise, matutuwa ka. Yung magki-create siya ng ano, anong meron? At ang isasagot lang ay, anong ang word? Basta. Wag na wag kang madudulas. Ulitin anong sagot? Yung word na basta na yan, yan ang pinakamahirap sa uluhin sa buhay. Alam nyo kung bakit? Attitude. Kasi, sinabi na ngang sa uluhin lang ay basta. Ay babanatan yung kliyente na, ay kasi nga ganito, may negosyo akong iPern. Alam mo yung Pern D, yung Pern C? Ay sinabi na ngang basta lang. Ang isasagot mo, anong kulit ng kliyente? Ay baka iPern yan, ha? Basta. May isa pa kaming strategy. Yung mga taga-probinsya, siyempre, may mga kamag-anak na malapit dito sa area. Tatawagan. Huy, tutoy, ako yung sunduin mo din eh. Ako yung naligaw. Oh, nandito naman siya sa Scriba. Sa office. Oh, gets, para-paraan nga. Ano ang goal? Maimbitahan. Tama? Yun ang nag-iisa nating goal. Maimbitahan. Kung ikay nasa probinsya, pwede mo sabihin sa kanila, uy, may libre kami nung bakasyon sa Maynila. Sumama ka. Kahit yan ay pamasahihan mo na basta madala mo siya dito sa opisina. Kasi yun ang goal lang natin, maimbitahan. Hindi ang goal ay mapresentan. Ang goal mo ay maimbitahan, madala dito sa office. The best po na madala dito sa office. Lalo na yung downline mo na din. Yung downline na talaga, the best is madala mo dito sa office kung gusto mong bumilis. Dahil sabi ng asawa ko kanina, ang negosyo natin ay duplication is the key. Pinakamadali ang magpa-pay-in. Ang pinakamahirap ay mag-duplicate. Maduduplicate mo lang yan kung nadadala mo sa office. Klaro po? Ano po ba? Na-absorb pa ba? Yan. Ito na, tinatagalog ko na yung ano, binibilisan ko na. Tapos, may mga strategies din na ano, yung kahit hindi ka member ng church na yon, magme-member ka doon sa church na yon para mag-create ka ng network, pakikisama. Makikisama ka hanggang sa maging member ka na talaga nila. Di ba? Double purpose. Tapos, hindi ka member ng club na yon, nagba-volleyball sila, kahit hindi ka marunong, sali ka. Kailangan magkaroon ka ng maraming network. Magmi-mingle din pag may time.
Ako kahit hindi ako magsha-shopping ng baso o plato, pupunta ako doon sa shopping nga ng baso at plato. Meron makakabangga ka doon. Alam niyo kung sino mga makakabangga mo sa bilihan ng plato at baso? Mga may-ari ng restaurant. Tama? Eh, anong bumili ka ng isang baso doon? Ang importante, nag-create ka ng network. Walang income sa loob ng bahay unless online ka. Pero right now, mas malakas na ang offline. So, labas-labas din pag may time. Now, wag na sa loob lang lagi ng bahay. Tapos, pag nag-present po kayo, dapat laging alive. Yung full of energy ka, yung hindi ka parang hindi ka napapagod. Full of excitement. Kasi nga, ang issue ni-share mo, pagyaman. Kung pagyaman ang isi-share mo, malungkot ba dapat? Sinong malungkot na yayaman? Meron ba? Di ba dapat laging masaya? Full of energy kasi nga, yayaman ka. And dapat yun, nahahawa yung pinipresentan mo. Ngayon sa presentation, dapat alam mo at kilala mo kung sino yung pinipresentan mo. Baka banat ka ng banat ng pagyaman, kagaya yung nag-present sa akin. Diba? Yung nag-present sa akin, hindi alam ang aking profile. Hindi alam na ako ay may-ari ng Flying Bee. Tapos, binabanatan ako ng present na yayaman daw ako sa 8,000. Ay that time, kalalabas ko lang ng hospital. So, ibig sabihin, obvious na hindi na profile check ako. So, kayo ganun din. Kinakailangan na profile check nyo yung kliyente nyo. Kasi dapat alam mo kung saan siya titirahin. Kung siya ay kailangan ng product, alam mong paikot-ikutin pagdating sa product. Kung siya ay negosyante, alam mo dapat i-relay yung dealings ng isang negosyante. Kailangan kilala mo. And kinakailangan, alam ng upline mo ang profile ng pe-presenta ninyo. Kasi pag hindi, mangyayari dyan, ikaw ang pupush mo product. Yun namang upline mo ang pinupush package, kagulo kayo dun sa loob. Hanggang sa magtititigan na kahit naggigil-gilan na kayo. Hanggang sa poprotektahan mo pa yung client. Naging attorney ka pa nung client mo. Pag ako yun, pag ginawa mo sa akin yun, naging attorney ka ng client mo, hindi na kita sasamahan. Tama? Kasi naando ng upline para suportahan ka na mapapayin yung tao. Pero ikaw, pinapayagam, ay, ako, wala pa nga yung pera. Ang sahod niyan ay sa ano pa. Sinayang mo yung oras ng upline mo. Ang purpose natin, pasalihin siya. Kaya lamang, inabugado mo, tumayo kang abugado nung client mo. Bakit ka tumayong abugado ng client mo? Balik ulit tayo. Attitude. Dahil mababa pa ang belief mo sa kumpanyang sinalihan mo. Kasi kung mataas ang belief mo sa kumpanyang sinalihan mo, nung kang kilikin mo yung kliyente mo na, sali na, ano ga? Sayang oras ng upline ko, sali na. Ganun. Kasi, alam na alam mo, at naniniwala ka, na sa pamamagitan ng iFern, mababago ang buhay nung kliyente mo. Diba? Pag ganun katindi at kataas ang paniniwala mo, talagang kikilikin nyo yan. Ako, meron akong gustong i-flex si upline Christina Antenor. Saksi ako kung gaano kataas ang belief niyan sa kumpanya. Sinama ako, kaming mag-asawa ha, hindi pa, ang rango namin nun, mga SFBP pa. Sinama niya kami sa client niya, sa ninong niya. Ano yon? Ang oras ay 11:30 p.m. Alam niyo, wala namang presentation na nangyari. Mabilis lang, parang ano lang, hapyaw lang. Ang sabi niya sa ninong niya, alika ate dito. Kasi mataas ang belief eh. Gantong-ganto ang sinabi niya. Di ka sasali ninong? Ah. Nung oras na yon, naglabas ng 59,500 ang ninong niya at dinala namin sa 7-Eleven. Kasi that time, pwede pang magbayad sa 7-Eleven. Bakit ganun ang sinabi? Kasi, papahamak ba niya yung ninong niya? Kasi alam na alam niya na mababago ang buhay ng ninong niya. So, bakit ka matatakot na isako yan at pasalihin yan? Lalo na kung kadugo mo yan. If i-flex ko din, upline Sharon Cusi.
best friend ko, di ba? Kahit tanungin mo yan, wala yung narinig na presentation. Ang sinabi ko lamang, pag ikay hindi sumali dito, hindi na kita kakausapin kahit kailan. Ngayon, asa na si Applying Sharon? One of the mini ladies ng iPhone right now. May convertible na Mini Cooper. And Applying Chris Antenor, isa din, may convertible na Mini Cooper. Pangit bang pilitin sa iPhone? Kasi kaya ka takot mamilit at mamwersa dyan sa mga kliyente mo kasi ang iniisip mo baka mapahamak siya. Mababa pa yung bilip. Sana yung problema? Attitude. Kaya nga di ba sabi ng asawa ko kanina, paglabas nyo dito, para kayong leon, nangangagat na ng tao. Wala na kayong sisinuhin kasi alam na alam ninyo na mababago ang buhay ng taong sasali sa iPhone. So, ba't kayo mamimili? Bakit ka mahihiyang kausapin ng kaibigan mo? Hindi naman kinakailangan magaling mag-present. Hindi mo kinakailangan sa ulado o galingan mo yung mga RBA na yan. Bakit? Hindi naman niya naiintindihan. Kayo ka naiintindihan ninyo yung presentan kayo sa RBA? Kahit ako hindi ko naman naiintindihan yung mga bilog-bilog na yun. Pero ang naiintindihan ko, pag nag-iFern, mababago ang buhay. So ang galingan nyo dun sa pangingilik, yung pangpupwersa. Kagabi, di ba may pinapwersa tayo kagabi? Kasi alam ko at nararamdaman ko na kapag itinodo niya, shout out dun sa pinipilit ko kagabi, alam ko at nararamdaman ko na pag itinodo niya ang lahat-lahat dito sa iFern, mababago yung buhay niya. So, bakit ko pipigilin yung sarili ko, nakilikin ko at pilitin yung tao? Dahil one day or the other day or sooner or later, pasasalamatan niya tayo ng todo-todo. So, kung kamag-anak mo yan, lalo na yung mga kapatid ninyo, yung hingi ng diaper sa inyo, hingi ng kung ano-ano sa inyo, paano, isako niyo yan papunta dito sa opisina? Gets ba? Huwag kayo ang mabentahan. Kayo dapat ang bumenta. Nabebentahan kayo ng dahilan. Bakit nabebentahan ng dahilan? Mababa ang belief sa negosyong pinasok. Balik ulit tayo sa attitude. So yan, ito kasi tungkol to sa presentation. Kailangan alam mo kung saan mo makukuha yung client mo. Ano ba yung, saan bagay siya titiklop. Pero take note ha, wag na wag niyong kokontrahin ang kliyente. Wag na wag ninyong aawayin ha. Kasi pag inaway niyo ang kliyente, tapos na ang laban. Maaring nanalo ka sa argumento, pero talo ka talaga kapatid kasi hindi siya nag-pay in. Ama, panalo ka sa argumento. Nasabi mo dapat mong sabihin, ang tanong, umuwi ka bang may pay in? Wala. So, kaya nga kahit ano sama na ugali ko nun ay lumambot ako kasi alam nga naman, awahin ko na awahin yung mga kliyente. Alam nga, ang patience ko yung mababa. Kailangan mahabang-mahaba ang patience mo para maka-reach out ka dun sa client mo. And huwag kang uuwi nang wala kang nabentang kahit ano. Determination. Push. Kailangan maramdaman ng kliyente mo na kailangan niya yung iFern. At hindi kailangan mo siya. Baliktad yun, ha? Hindi pwedeng ganon. Hindi kinakailangan maramdaman ng kliyente na kailangan mo siya. Kailangan maramdaman ng kliyente na kailangan niya ang iFern business mo. Yun ang dapat goal. Maramdaman niya na kailangan niya. Yung sense of urgency. Right now, anong sikat na topic right now? Di ba yung sibuyas na kainamang mahal? Nakaka-relate kayo? Naririnig nyo na yun? Yung sibuyas sa yung hindi na yung white, ha? Yung red. Yung red na sibuyas ngayon, ang 400 ang kilo, tama? Ang ganda ng bentahe sa client mo. Pag-usapan nyo yung sibuyas. Mari, grabe pala, no? May nahuling sibuyas sa Divisoria, no? Tapos, talagang antindi nga pala ng mahal na ngayon ng sibuyas, no? Kung kulang talagang income, parang talagang doon na lang sa sibuyas mapupunta ang ating kinita, eh. Tama, ganun, topic. Para unti-unti, mararamdaman niya na kailangan niyang
extra income, saka mo ibabanat yung ating iFern business. Pero, kung yan ay high profile, pabitin-bitinin mo ng konti. Kasi, kailangang matimbrihan mo si upline. Upline, meron tayong prospect. Habang pinoprospect mo siya, yung ninaggagawa ka ng rapport, tinitimbre mo na sa upline mo. Kasi para si upline mo, makapag-set ng appointment. No, para siya ang kakausap sa kanya. Or kung kaya mo naman kilikin, banatan mo na. Kausapin mo na kasi sayang yung oras. Malay mo, makalampas pa. Kasi hindi agad nakarating yung upline. Malay mo, ang upline mo galing pa ng Cebu. Diba? Ilang nga namang makausap. Kung kaya mo, banatan mo na. Kasi mataas na kumpiyansa naman sa sarili at belief. Kaya mong papiin yan kahit wala ang upline. Kasi alalahanin, nagpapa-reject ka lang naman. Malay mo, pang-reject siya. Tapos balikan mo na lamang pag may apply na. So, ang akin dito, banatan mo ng banatan. Kausapin mo ng kausapin kahit sino pa yan. Basta, ipararamdam mo sa kanya, kailangan niya yung iFern business mo. Okay? Ito, follow-up. Nandito siya, binanggit ko kanina, dito sa status. Pero ako po, kaming mag-asawa, hindi kami naniniwala sa follow-up. Yung follow-up. Kasi para sa amin, nandyan na. Nasa harapan mo na. Binigyan ka na ng oras. Lalo yung napa-attend nyo na dito. Sino na dito nakaranas ng napa-attend na dito sa FCC? Nakawala pa. Sino po? Taas ang kamay, huwag kayong mahiya. Nakarating na. Isipin nyo, natapos na yung talk hanggang dulo, hindi umalis. Indication nyo na interesado siya sa business. Ngayon, bakit hindi naglalabas ng pera? Kulang ka dun sa push. Kahit pa anong gawin, pwede mong gawin dyan, ano, konsensyahin mo na. Sabihin mo, wala ka talagang tiwala sa akin. Kasi di ba magpapalit lang naman ng brand, ano nakakatakot? Bakit hindi natin ma-push? Minsan kasi, anong nangyayari, daladala mo si kliyente, pero ang gusto mo na mag-close ng deal, si upline. Si upline yun ang gigigil na para lumabas ang pera ni client, ikaw nakatingin lang. Sino kakilala ng kliyente? Ikaw, di ba? Tanungin niyo yung sarili ninyo, ba't kayo nag-pay in? Di ba kakilala niyo yung nag-invite sa inyo? Bakit niyo inilabas yung marami niyong pera para sa iFern? Di ba kakilala niyo at pinagkatiwalaan niyo yung nag-invite sa inyo? So, ganun din yung taong daladala mo. Ang pakikinggan niyan, yung bridge. Hindi yung upline. Ang upline, magpe-present yan, gagawin ang lahat para maipaliwanag sa client yung negosyo. Pero tandaan ninyo, ang paglabas ng pera, nasa sa bridge yan. Yes, kakilala po. Connection. Nasa connection. Ang gagawin po, ang strategy dyan, sa amin po ha, sa team namin. Ang ginagawa naming strategy, pag dito sa FCC, pag may nakita kami na pinepresentan, automatic yan. May mga abala, magpapapicture. Automatic na yun. May kliyente si ano. Lalapit yun. Kahit mababa pa yung rango nung nagpe-present, magpapicture kayo dun. Kasi para maramdaman ni kliyente na big time pala rin nakausap sa akin. Kasi may nagpapapicture. Pero ano na yun? Yung budol, tama. Kasi totoo naman. Kasi ano na, kailangan natin yun, i-edify natin yung nagpe-present. Tapos, yung bridge, dapat nasa tabi yan ng kliyente. Kung kinakailangan mong abresyetehan, abresyetehan mo. Kasi, naranasan yung pumunta ng isang lugar na wala kang kakilala. Yung pupunta kalimbawa ng Canada, tapos wala kang kakilala pagpunta mo doon, anong nararamdaman nyo? Natatakot kayo, di ba? Natatakot kayo, hindi nyo alam kung ano mangyari sa inyo doon dahil wala kayong kakilala. Tama ba? Pero, kung sakali napupunta ka ng Canada, na may kumari ka doon, na nagchat-chat sa iyo, magdala kang tuyo ha, magdala ka ng ganyan, ganto, pasalubong, bukayo, dala ka ha. Ano nararamdaman mo na papunta ng Canada? Excited ka, tama? So, ganun din yung kliyente mo na isinasama mo dito sa iFern. Kailangan niyang maramdaman na pag naglabas siya ng pera dito at sumali sa iFern, nandiyan kang kasama niya.
So dapat nandiyan 'yan, appreciate ka. Yung sasabihin mo yung mga magic words. Huwag kang matakot, kasama mo ako dito. Lapas mo na yung credit card mo. Huwag mong asahan na yung apply na magpapalabas ng credit card. Ikaw, alam naman yung apply mo humalugkog dun sa bag nung client mo. Ikaw yung magsasabi na, itigay limit yung credit card mo, ilapas mo na. Alam nyo kung ba't hindi nyo magawa? Hindi nyo magawang mamuwersa ng ganon? Ito, attitude. Kulang ka sa belief sa kumpanya na sinalihan mo. Kasi kung sobrang taas ng belief mo sa kumpanya mo, kahit ilang milyon uubusin mo talaga yung kwarta ng nasa harapan mo. Oh, promise. Oh, taas. Gusto kong tumayo dito, si Upline. Tayo ka, Upline. Jared ba? Yan. Gusto ko siyang i-example. Na-meet ko siya nung gabi. Wala po siyang kapera-pera. Pero nakita ko may kwintas siya. Kinabukasan, nasa sanglaan ang kwintas niya. Talakpakan. Bakit kaya namin gawin yon? Dahil alam namin na kahit isugal mo ang lahat-lahat ng meron ka dito sa iFern, sigurado, sulit ang pagsugal mo. Pero kung may takot ka, hindi mo kakayanin i-push yung client mo. So ngayon, mula ba ngayon, ipapromise nyo, pipilitin nyo na silang sumali sa iFern business? Bakit? Dahil sa iFern business, mababago ang buhay nila. So recognize po natin, andito na pala si Sir Tom. Let's recognize our President and CEO, Sir Tom Anitan. Thank you for coming, sir. And last, but not the least. Siyempre, lahat na nandito, member na, tama? Oh, kung member ka na, be a core leader. Di ba gusto nyo ng leader sa ilalim nyo? Ang tanong, leader ka ba? Leader ka ba? Kung gusto nyo maging matagumpay, sundin nyo itong pangpito na to. Be a core leader. Kagaya ngayon, NDO, dapat nandito ka. So palakpakan yung lahat ng inyong mga sarili. Hindi po pwede na, oy, pumunta kayo doon, may NDO. Pumunta kayo doon, may RBA. Ano ka, boss? Ikaw muna ang unang sumunod. Tanda ninyo, ang mga agila, hindi yan sumasama sa sisiw. Walang agila na sumama sa sisiw. Ang tanong, sisiw ka ba o agila? Patunayan nyo yan, be a core leader. Eh kung yung notebook nga, hindi nyo magawa, eh bago sabihin nyo, agila ka? Balik ulit sa attitude. Marami ang puro salita, kulang sa gawa. Ang core leader, mas marami dyan ay ang gawa. Ang marami ang salita, yan yung mga sinasabi laging alam ko na yan. Tandaan ninyo, di ba, ang tubig, kapag maingay, mababaw. Ang tubig, pag maingay, mababaw. Ang tubig na tahimik, yan ang malalim. Huwag puro salita. Leader ako, ang tanong, nasa notebook mo. May notebook? Di ba wala? Oh, tingnan natin. Challenge. Ah, oh, pagalingan tayo mamaya. Pagkatapos dito, tingnan natin sino magpo-post na national, nasa national bookstore. Bukas pa ha, huwag kayong dadahilan, bukas pa. Oh, pero meron na postahan din tayo. Merong hindi bibili. Ah, oh, dahil ng attitude. Tapos tatanong-tanong sa sarili, "Ma, hindi ako nakita." Besh, nasa iyo ang problema. Tama? Walang problema sa kumpanya, walang problema sa produkto, walang problema sa leaders ng iFern. Nasaan ang problema? Nasa'yo, dahil hindi pasado ang iyong attitude. Maaring marunong kang mag-RBA, marunong kang mag-NDO, marunong kang umaten ng events, pero pagdating sa attitude, bagsak ka. So ibasi mo, sabi nga eh, ibase mo yung income mo sa ugali mo. So kung ano yung ugali mo, yan yung income mo. Kasi ang ating iFern ay reflection yan. Napapansin nyo buhay ang iFern. Tingnan nyo, pag malungkot kayo, ang baba ng income nyo. Tama?
pag takot ka, amoy ng kliyente mo yan. Kahit anong sipag mo, anong push mo, pag ano ka, you're in doubt, you're in fear, bababa at bababa yung income mo. Kasi naaamoy yan. Sabi nga, ang ating universe ay salamin. Isang malaking salamin. Kung anong ibinato mo, yun ang bibigay sa'yo. Huwag kang maghanap ng mamon, ang ibinato mo ay tinapay. Tama? May last pa yata ang slides. Eh, ba't nagkaganyan yan? Sir Rowell, babalik po. Yan. So ito, next. Ano po? Ito, bibilisan ko na lang tong part na to. So ito, pagdating naman sa negosyo, di ba ang iPhone business siya? Yung kanina, yung kung paano magiging kang leader, yung approach mo sa iFern business mo. Pero ito, kung paano ka magiging, yung negosyo talaga. So, una-una, may inventaryo. Pag may inventaryo, may pambenta. Simple, di ba? Retail base. Kinakailangan mag-build ka sa organization mo ng mga talagang bumibili at tumatangkilik ng produkto mo. Ganon siya kasimple. Kalawa, yung dapat nagme-maintenance. Ikatlo, syempre, kanino bang negosyo to? Kaninong pangalan ng in-encode sa system? Kanino po? Tapos sabihin nyo. Oh, pangalan ba ng apply nyo? Pangalan ba ng downline nyo? So, kaninong pangalan? Di ka pangalan nyo? Sinong tatrabaho? O, ba't iaasa sa kung kani-kanino? Take ownership. Kung kaya nyo magtrabaho ng 8 hours sa mga employment ninyo, bakit hindi mo kaya magtrabaho dito sa iFern business mo? Dapat nga dito, 24/7 ang trabaho mo eh, di ba? Kasi sarili mo siyang negosyo. Tapos, yung one month na paabab, dapat alam mo na. Alam mo na dapat yung ginagawa mo kasi sarili mo siyang negosyo. Tama ba? Next. Duplicate. Dapat, yung lahat ng ginagawa mo, duplicable. Ano ibig sabihin? Huwag mong masyadong pakagalingan. Kasi nga, di ba 5%? Pag ginalingan mo ng todo, sasabihin sa iyo ng downline mo, ang hirap naman yung iPern na yan. Ayoko na, hindi ko kaya yan. Lalo yung ano, English-English. Nako, ay bago ang kliyente mo, hindi marunong mag-English, kagaya pa ni Buddy. Sa tingin mo, gagayanin ka. Diba? Dapat, yung ginagawa mo, or yung skills mo, duplicable. Yung kayang maduplicate. Kasi, pag naduduplicate ka, dadami kayo, diba? So, hindi lang ikaw yung nagtatrabaho. Kaya as much as possible, make it very simple. Kaya diba kung mapapansin nyo kung mag-RBA kami? O, sino may buto? O, bumili ka nitong Milka? Sino may ugat? O, uminom ng Fernactive? Hindi yung, meron to yung B-complex, yung ganyan. Para ka ng medical representative. Masyadong technical. So, dapat yung nakaka-relate yung audience sa'yo. Kasi para alam niya na kaya niyang gawin kahit anong estado pa ng buhay niya. Para hindi niya masabi, naku, pang professional lang pala yan. Kasi pagkasimple, kahit professional at hindi professional, kakayanin yung business mo. Kaya make it very simple and duplicable. Yan. Yung sinasabi ngang, ano yun? SWS, some will join, some will not. So what? Next. Ganun dapat ha, pagka nare-reject, next ng next. Tapos yan, understand the law of averages. Sinabi ko na ito kanina, numbers game. Ha? Kailangan alam niyo yan. The more na marami kang napapay in, the more na marami kang nakausap, basta lagi, dapat mas madaming numero. Kasi numbers don't lie, ha? Focus. Bumalik ulit tayo dun sa attitude. Napansin nyo, pabalik-balik tayo dito sa attitude na to. Paglabas nyo dito, attitude, 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 attitude. Sabi nyo siguro, akala ko bagay, ano yun, NDO, attitude pala yun, attitude, attitude. No? Kasi yun naman talaga ang main. Focus ka dapat. Hindi ka madidistract. Di ba binanggit ni Buddy kanina,
napakarami nilang humadlang sa akin sa iFern business. Asawa, magulang, kapatid, best friend, kamag-anak, community, kaklase. Nakaranas akong i-bash sa Facebook. Umabot pa kami sa demandahan. Okay? Pero lahat ng yon hindi ko pinayagan na hilahin ako. Bakit? Kasi ako ang may hawak ng pangarap ko para sa pamilya ko. Sinabi ko ito sa Cizel. Last Cizel, sinabi ko ito, choose your battle wisely. Ano? Kung magaling sila, hayaan nyo silang magaling. Kung mabait sila, edi sila nang mabait. Kung sila yung matalino, edi sila nang matalino. Basta, siguraduhin mo yung laban sa pagtupad ng pangarap ng pamilya mo, focus ka dun. Yun lang, dun ka mag-uubos ng enerhiya mo at lakas mo. Yung matupad yung pangarap ng pamilya mo. Focus. Yun, di ba nakalagay dito, oh, put blinders. Yung parang sa kabayo, yung hindi nakikita yung left and right. Kasi haters will always be haters. At ang haters ay yan ang mga fan na medyo... mga bashers na medyo fan. Di ba? Fan na medyo bashers yun. Tapos wala kang kalaban ha, sarili mo lang. And always adopt a winning attitude. Yung kaninang avoid procrastination. Sinasabi mo bukas na bibili ng notebook. Oh. Avoid niya yan, yung bukas-bukas na. Na, yung pagde-delay. Kasi long overdue na yung pangarap ng pamilya nyo. Huwag mo nang ipagpabukas-bukas pa. Kaya mamaya, pagkalabas na pagkalabas dito, bili na ng notebook ha. Kasi lahat nandun naka-ano eh. Halos dun kayo lahat sablay eh. Walang, sige nga ulit, ulitin ko. Taas nga yung may mamahaling notebook, please. Tinyo, wala. Oh, ibig sabihin, lahat kayo, ito ang problema. Tama? Yan. Ito, gusto ko yung edify your upline. Ngayon, paglabas ninyo ha, walang mabait na mabait at magaling na magaling, mabuting mabuti at mahal na mahal nyo kundi ang inyong upline. Bakit? Pag hindi nyo yan minahal, kawawa kayo dito sa iFern business nyo. Kasabihan ko yan, mawalan ka na ng 1,000 downline, wag lang ng 1 upline. Ha? Kasi, ang upline ang magtuturo sa inyo kung paano umunlad dito sa iFern business. So, give thanks to your uplines. Ito pa. Master your ego and pride. Tinan nyo yung skills. Napansin nyo yung skills? Combination ng attitude and skills. And mostly, yung mga slides, pansinin nyo, it talks about attitude pa rin. Walang yumaman na maraming mataas ang ego at ma-pride. Ang pride, yan po ay sinasabon. Hindi, di ba pansabon yan? Ang pride, yung sabon. Huwag niyong pakataasan yan, walang namang yumaman dyan. Walang masama na magpakumbaba. Kasi the more na mapagpakumbaba ka, the more na mas madali kang mag-approach sa tao. No? Adapt a winning attitude. Yung sinabi ko nga kanina, make sure ipapanalo nyo yung pangarap ng pamilya nyo. Dapat laging winner ka, pero make sure winner ka sa dati mong self. Wala kang kalaban dito sa iFern. Ang kalaban mo nasa labas ng iFern. No? So dapat winning attitude ka. Dapat lagi ipapanalo mo yung pamilya mo. Yan. Wala na. Tapos na. So, yun. Mostly nang diniscuss ngayong araw na to, it's all about attitude. Ngayon, pag naipasan nyo na yung 95% attitude, kasi so far right now, wala ako nakita dito na walang skills. Lahat kayo may skills. Ang kailangan na lang natin i-work out yung attitude. So, attitude will determine your altitude. So, that would be all. I'm Cecil Yaco Rances, your Sapphire Presidential Director. So, and now, we are so much privileged. Kasi, ako ay sobrang natutuwa at
nagagalak dahil pinagbigyan tayo ng ating President and CEO. Pwedeng, so napakaswerte ninyo na nagbigay ng time ngayon. Kasi right now, naririto ang ating President and CEO para bigyan tayo ng mga words of wisdom na makakatulong sa ating iFern business. Wala tayong lahat dito kung wala siya. So, ang oras niya sobrang importante. Kung kayo nagsa-cellphone, itigil niyo muna 'yung mga cellphone niyo na 'yan. No? This time, all ears and all eyes sa ating President and CEO. Walang ibang makakapagturo kung paano tayo yayaman kundi siya.